idol, 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 idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Isang magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. At welcome po sa isa pong ma-action edition ng Wanted sa Radyo, ang kagampi ng mga inaapi. At ngayon po ay March 26. Ngayon po ay Holy Tuesday, mga kapatid, at ako po si Shari Roman. Makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon si Attorney GV Bernardes ng ACAS Party List sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon po. Magandang hapon, Shari. And of course, magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig, nanunood at sumusubaybay ng ating programa. Ayan, okay. And again po mga kapatid, sa mga ngayon lang po nakanood ng Wanted sa Radyo, again, meron po kaming paalala lamang po sa mga nais pong pumunta sa aming tanggapan sa TV5 na ang Action Center po namin ay sarado simula po kahapon, March 25 hanggang April 1. So, March 25, March 26, March 27, March 28, March 29, and April 1 po ay sarado po ang aming Action Center sa TV5. Ang open po ng Action Center po namin ay sa April 2 na po, mga kapatid. Ayan, okay. At mga kapatid, attorney, simulan na natin yung ating unang sumbong at action si Mr. Marvin Lagutaw. At humihingi po siya ng tulong na mapauwi ang kanyang kinakasama na isang OFW sa Jeddah. At namamagana daw po kasi ang balikat nito dahil sa sobrang trabaho at ginagawa na rin daw po siyang kargador ng kamatis sa farm po ng amo nito. Hindi na rin po ito napapakain ng nakakakain ng maayos. At si Marjorie Siano, siyang kinakasama po ni Sir Marvin, ang bumibili ng sarili niyang kapatid, tubig at mga gamit. Meron tayong panawagan at meron tayong video na sinend sa atin. Panoorin po natin. Sir Rapi, humihingi pa ako ng tulong, sir, na mapauwin. Kasi po, sir, 11 araw na po akong hindi nagtratrabaho. Nandito pa rin po ako sa bahay ng amo ko. Ayaw po na akong ihatid sa agency, sir. Itong parte ng liig ko, sir, na baga siya doon sa may parting buto. Ang sabi ng doktor, kailangan ko daw po ipahinga. Na naman, sir, mapauwin niyo na ako, sir. Matulungan niyo po ako, Sir Rapi. Siya na po mismo yung bumibili ng sarili niyang pagkain. Oo, no? Talagang pati ba naman yung basic necessities ng ating OFW ipinagkakait po, no, sa kanya, ng kanyang mapagmalabis na mga amo. So kasama po natin sa studio ngayon si Sir Marvin Lagutaw, ang siyang live-in partner, tama, no, ng ating OFW na si Marjorie. Sir Marvin, gaano na katagal si Ma'am Marjorie sa Jeddah, Saudi Arabia? Magsi-6 months na po, sir. Magsi-6 months. Opo. No? Sa duration ba, no, sa buong 6 months na yon, eto lang ang naging employer niya? Opo, sir. Opo. So sa buong 6 months na yon, yun ang nararanasan niya? Opo, sir. Okay. Sige, napanood namin, no, yung naging panawagan po ng inyong kinakasama. Pero I understand, syempre, kayo, kausap niya kayo araw-araw siguro, no? Meron pa siyang mga sinasabi sa inyo ng mga instances ng kanyang pagmamalabis ng kanyang employer. Ano ba? Ano pa yung mga ibang nararanasan niya bukod doon? Ayun nga po, sir, ang kwento niya sa akin, simula doon po nung andun siya, sila po ang bumibili ng mga pagkain niya. Tapos, nung kwan pa, sir, dinidak pa sa sahod niya yung ginagamit ng uniform niya. Eh. Ah, so lahat? Apo, sir. Lahat, ng pati yung mga kakailanganin niya bilang isang OFW, no? Para ma-render niya, kumbaga, yung trabaho niya doon sa bahay ng employer niya, kina-charge pa rin, kinakaltas sa kanyang sahod. Opo, sir. Okay? So, bukod doon, no, sa labor aspect,
How about yung mga physical? No? Siya ba ay sinasaktan ng kanyang amo? Hindi naman po sa sinasaktan, sir. Yun lang, yung sa sobrang trabaho, pagkatapos turo po ng trabaho niya, pagkatapos ng trabaho niya sa bahay, sinasama sa po sa parang bukit kasi bundok daw po sa kanila. Ayun po, nagha-harvest po sila ng kamatis. Tapos pagkatapos mag-harvest ng kamatis, nilalagay po sa karton na malaki, pang 24 kilos bawat isang karton. Tapos pinapasa niya po yun, dinadala doon sa may hanggang kaya ng sasakyan po. Putik-putik po yun. So pinagbubuhat yan itong mga inani nila, kumbaga? Opo, sir. Okay. Nakausap na po ba natin no, na ang agency ni Ma'am Marjorie? Opo, sir. Dumulog po ako kahapon doon. Dumulog kayo doon. So, teka lang ha. Base doon sa panawagan ni Ma'am Marjorie, ano ba yung gusto na niyang mangyari? Gusto niya nga po makauwi na, sir, para dito na lang po siya magpagamot. Kasi, makabalik na siya ng bansa. So, for extraction to, Shari. And of course, sabi mo kanina, na-mention nyo na po doon sa agency. Anong sabi ng agency sa inyo? Ang sabi niya po sa akin ni Ma'am siya kahapon, bibilan po ng ticket. Nung konser, kausap ni Mrs. yung agency sa Saudi, wala naman po sir na hindi po siya bibili ng ticket. Kung gusto mong makauwi, ikaw po ang magpo-provide ng ticket mo, sabi daw sa kanya ng agency. Okay. Doon. So, sinabi mo kanina no, na anim na buwan, ganito opo. Yung nangyayari sa opo. Asawa nyo. Ngayon lang po ba or kahapon lang po ba kayo lumapit sa agency? Opo sir, kasi nagme-message na po yung asawa ko sa kanila. Kasi nung bali, kulang-kulang dalawang linggo na po sir na hindi nakapagtrabaho yung asawa kasi namamaga yung kanya. Nagme-message po yung asawa ko sa kanya. Doon sa agent niya, hindi po siya sinasagot. Sinisil lang daw po yata yung message ng asawa ko. Tapos nag-message din po ako doon sa agent niya. Tinatawagan ko. Hindi po ako tinapansin. Sige. Ayun, Marvin, I think makakausap natin, Shari. Si Ma'am Marjorie. Yes herself. Po, nasa kabilang linya na po natin si Ma'am Marjorie siya, no? Na OFW po natin sa Jeddah. Magandang hapon po, Ma'am Marjorie. Magandang hapon din po, ma'am. Ma'am Marjorie, no, si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ma'am, kausap po namin ngayon dito si Sir Marvin, yung live-in partner po ninyo. At napanood din po namin kanina yung inyo pong panawagan. Nakakalungkot na nangyayari po sa isang OFW natin. Itong ganitong klase ng karanasan, no, pagmamalabis ng inyong employer. Matanong lang kita, no, asan ka ngayon, Marjorie? Nandito po ako sa Jeddah, sir, sa Almadina, Albasta po ako. Nandiyan ka pa rin ba sa bahay ng inyong employer? Opo, nandito pa po ako, sir, kasi po ayaw po nila akong ibalik sa agency, sir. Kasi nga po daw, sir, nasa anim na banda na daw po ako, sir. Isabi ng amo ko, kung uuwi daw po ako, sir, sa airport daw po ako ihatid, hindi daw po ako ihatid sa anong agency. Tapos agency ko daw po ang bibili ng ticket ko. Yun daw ang sabi ng mga pulis dito na tinawagan nila. Kaya hindi na po ako ibalik sa agency, sir. Okay. Pero ngayon, habang kinakausap mo kami, no, gusto ko lang masigurado, no? Marjorie, naririnig ka ba nila? Gusto ko sa'yo, safe ka dyan, ha? Secured ka dyan? Andito ako sa kwarto, sir. Okay. Sige. Ganito ha. Ilalapit namin ang inyong pong sitwasyon sa OWA. Okay? Nakausap naman na. Nakausap naman na po ng inyong live-in partner, yung agency. At apparently, they are aasikasuhin nila except na hindi pa alam kung kanino manggagaling yung pambabayad. Tama ba? Opo, nung ticket. Opo. Pabalik po ni Marjorie Siano. So, Ma'am Marjorie, tama yung intindi ko. Yung employer po ninyo, okay lang naman sa kanya na kayo ay ma-extract na diyan sa bahay nila? Opo, okay lang po. Patunayan po, sir, mayroon na po akong exit visa. Meron na. Yung ticket na lang po ang hinihintay. So, ticket na lang po yung wala? Opo, sir. Shari, eto no, may natanggap tayo ngayon, no? Yung Gets International Development Manpower Services kung saan yun nga po yung agency ni Ma'am Marjorie Attorney. Ayaw pong nilang magsalita or magbigay ng panig sa live, pero bibilhan na daw po nila ng ticket. Yun po ang binanggit po nila sa ating mga staff. I hope no na sa staff natin diyan sa likod, nakuha natin yung pangalan no ng nagbigay ng commitment na yun. Si ang ang nagsalita po attorney ay yung mismong owner po na si Ma'am Charmaine Gador. Si Ma'am Charmaine Gador owner. Opo, yun po yung nag-iwan ng word sa atin, nabibilhan naman daw po ng ticket.
Okay. Opo. So, sir, narinig niyo naman yun, no? Bibilhan po ng ticket na si Ma'am Marjorie Siano. Pero, Shari, I think, kailangan din nating linawin kasi baka naman binilhan lang ng ticket. Later on, sisingilin din si, ano, si Ma'am Marjorie Siano. Opo. Ang gawin na natin, attorney, ipapa-monitor na po natin. Nasa linya na po natin si attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations ng OWA. Magandang hapon po, attorney Malonzo. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, attorney. Magandang hapon pong muli, attorney Sherry. Ma'am, nakausap po natin ngayon ang isang OFW natin, si Ma'am Marjorie Siano. At siya po ay nagre-request ng extraction dahil nga sa bukod sa may mga kinakaltas sa kanya pong sweldo ay 2 linggo na rin daw po na hindi siya makapagtrabaho ng husto dahil sa iniinda niya sa kanyang arm. Oh, pinagbubuhat po kasi ata ng mga mabibigat na kamatis ba yung sabi mo kanina? Opo, kamatis. Ma'am, Sherry, nag-commit naman po yung kanyang agency na bibilhan na raw po siya ng ticket. No? I think ang i-request natin sa OWA, sana attorney Sherry, is kung sana no, ma-monitor natin na sa pinakamabilis po na panahon, okay, wala nang paligoy-ligoy, no? Kasi baka mayroon pang idedeman yung kanyang employer later on, no? Or kung anumang representative po dyan ng agency. Ano po, ano pong klase pa ng tulong po ang pwede pong maibigay ng OWA? Okay. Actually, kinausap na rin namin yung agency kanina. And then, good news naman na nag-commit sila for the plane ticket dahil na-exit visa na pala si Marjorie. So, don't worry po. At kukulitin po namin itong mga kanyang PRA dito. And then, tungkol naman sa mga dinedact po sa kanya po. Yes, ma'am. Ito po nilalagay din namin to as part ng request para po, alam naman na agency yan, may joint and solidary liability yes, sila. Yes. So, mas better sana kung mapauwi po, kung may claim pa po yung si Marjorie sa employer, ay madala po sa NWO at para po makapagsettle po para dun sa mga unpaid claims niya pa po. Ayan, sige po. Attorney Sherry, malinaw, no? So, sir, si Ma'am Marjorie po, no, ay bibilhan na po ng kanyang ticket pabalik ng bansa ng kanyang agency. At bukod pa po dyan, no, Ma'am Marjorie, total nakikinig ka na rin, ilista nyo po, no, yung mga dinedact nila dyan sa inyong sweldo, no, yung dapat na buwanang natatanggap po ninyo, ilista po ninyo yon. Okay, narinig nyo kanina si Attorney Sherry Malonzo, isa-settle din po yan. Okay? Kung hindi talagang bayaran ng employer ninyo, eh may pananagutan din po ang inyong agency doon. Opo, sir. Ayan, no? So, Ma'am Marjorie, no? Konting hintay na lang. Nandyan na po yung tulong, no? Narinig nyo directly from our Director for Operations ng OWA. Okay? At kinommunicate din po sa amin ng inyong agency. Okay? We will keep to monitor this. Shari, no? Yes po, attorney. Attorney Sherilyn Malonzo, maraming salamat po at magandang hapon po, attorney. Welcome po. Okay. Sir, gayon naman po yung palagi naming ginagawa dito, no, na talagang tinututukan po namin lahat po ng kaso, especially po yung ating mga OFWs po na nangangailangan po ng agarang tulong. Sir, baka gusto niyong palakasin ang loob ng inyong missis, yung girlfriend na si Ma'am Marjorie po. Palakasin niyo lang, sir, yung loob niya. Sige po. Ayun nga po, sinasabi ko sa kanya, ma'am. And sabihin mo sa kanya, sir. Alam mo na, narinig mo naman po yung sinabi nila, sir, at ito sir, si madam, na mabibilang ka raw po ng plane ticket. Sana po, palakasin mo po yung load mo, ha? At huwag kang mag-alala at makakuwi ka na. Sana nga, hindi na maabot ng Ramadan yung pag-uwi mo. Andito ka na sa atin sa Pinas. Mag-ingat ka lagi dyan. May anak po ba kayo, sir? Mayroon po, ma'am, isa. Yan, okay. Ikaw po, Ma'am Marjorie, may nais po kayong sabihin kay Sir Marvin. At gayon din po sa mga anak po ninyo. Ang gusto ko lang, ha, nakauwi na ako. Kung uwi lang ako, ma'am, yun lang talaga ano kung makauwi na ako kasi nai-stress din ako dito sa loob ng kwarto kagaya mo yun ma'am wala naman akong pagkain nagpatabili na naman ako pagtubig ko magpabili naman po ako sana naman po kung pwede kahit bukas o anong oras makauwi na po ako na yun lang naman ang tanging hiling ko na makauwi na ako. Kasi hindi ko rin naiwasan ang kabahan dito, ma'am. Lalo pat ang dumi-dumi ng bahay nila, ma'am. Sinabihan ako ng amo ko, ma'am.
wala na nga daw akong trabaho. Limang panaw ba nila ako dito pati sa pagkain ng kasami sa akin? Ayan po, ma'am, no? Ma'am Marjorie, opo. Sa pinakamabilis po na panahon, no? Ang gusto po ni Senator Raffy at ni Congresswoman Jocelyn sa ganitong extreme cases, okay? Hindi dapat pinapatagal to, okay? Walang OFW natin ang dapat makaranas or mapahaba pa ang kanilang paghihirap diyan sa ibang bansa, no? So, Ma'am Marjorie, okay? Kayo po ay nanawagan, kayo po ay pinakinggan ni Senator Raffy at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Nakikinig po sila ngayon, ma'am. Baka may gusto po kayong sabihin. Sir Raffy, tulungan nyo na po ako, sir. Matauwi na po ako, sir. Yun lang po ang hiling ko, sir. At matapagpagamot ulit ako, sir. Kasi sabi po kasi ng doktor sa akin nung kumuha ako ng medical certificate ko, nagpatingin daw po ako sa specialist na doktor. Baka daw may tuuntong ano, hindi lang nila nakita dito sa parte ng buto ko. Kalagang ito sumasakit lagi. Walang taos po na po akong nagsusunano, sir. Na makapauwi nyo na po ako, sir. Baka mamaya, sir, matagalan nyo naman ulit ako, sir. Ma'am, Ma'am Marjorie, wag po kayo mag-alala, ma'am, ha? Narinig na po namin, nakatutok na po ang Raffy Tulfo in action team sa inyo, ma'am. Gayun din po, of course, sila Attorney Sherilyn Malonzo. Nanonood na yan, sir, si Senator Raffy and si Kong Jocelyn. May nais po kayong sabihin. Lapit po kayo sa mic, sir. Sir Idol, maraming salamat po kasi isang OFW na naman po ang inyong natulungan at saka asawa ko mismo, nandito po ako at nagpapasalamat po sa inyong mag-asawa at natulungan niyo po yung aking asawa na mapauwi dito sa Pilipinas. Yun lang po. Sana po marami pa siyang matulungan na OFW na katulad ng asawa ko. Yes. Yun lang naman, sir, ang laging sinasabi ni Idol Raffy and ni Kong Jocelyn na talagang papangalagaan nila, attorney, no, yung ating mga minamahal na OFW dahil hindi naman po talaga biro ang kanilang trabaho doon, lalo na malayo din po sila sa kanilang mga pamilya. Ma'am Marjorie, huwag niyo pong ibababa yung linya at kakausapin po kayo ng staff namin, si Marnie, ma'am, para kayo po ay maasistihan at mamonitor po namin yung kaligtasan niyo po dyan sa Jeddah. Okay po? Opo, ma'am. Ingat po kayo, ma'am, at tatagan niyo lang po yung loob niyo, ma'am, at pinapangako namin na makakauwi po kayo ng ligtas dito sa Pinas at makakasama niyo po ang inyong pamilya. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Opo, ma'am, kay Senator Raffy po kayo magpasalamat, gayon din po kay Kong Jocelyn Tulfo, ma'am. Sige, ma'am, nakikinig po sila po. Sir Raffy, maraming salamat po, sir, sa pag-action mo sa aking problema na mapauwi po ako ng ligtas, sir. Maraming salamat po, sir. Ayun. And kay Kong Jocelyn, ma'am? Ma'am, maraming salamat din po sa iyo, ma'am. Kasi sa pag-asikaso nyo ng mabilis sa aking problema, ma'am, maraming salamat po. Sana marami na po kayong matulungan na kagaya po. Ayun. Thank you very much po, Ma'am Marjorie. Huwag niyo po ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ni Marnie, ma'am. Salamat po at magandang hapon po. Ingat po kayo dyan. Opo, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am. Salamat po, sir. Okay. Ayun din pala, Sherry, no? I think mabuti rin sana, no? Kunin natin din yung pangalan ng employer na yun para in the future. Dapat walang ma-assign dyan na Filipino worker opo, natin. Opo, kumbaga parang papablacklisted na natin, no, attorney, opo, para wala na silang makuha. Sige po, Sir Marvin, kakausapin po kayo ng staff namin, si Marnie, sir. Ma'am, salamat nga po. Sir, maraming salamat po, sir. Opo, lagi pong action kami, sir. Alam niyo naman po, kakampi po ng mga OFW, si Senator Raffy and si Kong Jocelyn. Maraming nagsasabi sa akin, sir, na diretso na po kayo sa Raffy in action, sabi nila sa akin. Kaya kahapon po nanggaling po ako sa OWA, sa agency. Tapos nung quad, dumiretso po kami ng madaling araw dito, okay, ma'am. Sige po, sir. Maraming salamat din po sa pagtiwala kay Senator Raffy and kay Kong Jocelyn. Nanunod po rin na po ng mga kwan ni Sir Idol, kaya tuwis-tuwis po na lumakas din po yung loob ko na lumapit sa kanya para mapauwi po kaagad yung asawa ko. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Sige, sir, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir. Magandang hapon po. Salamat po, Ma'am Marjorie. Magandang hapon. Sige po, sir. At mga kapatid, attorney, news break muna po tayo. Okay, at mga kapatid, magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang programang ito ay hatid sa atin ng Move It, Discarding Tapat,
And Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan and family, rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. At ang clean fuel po, mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po ang Paskong Panalo. Magpagas lang po kayo ng 1,000 pesos po. At maaari po kayong manalo ng Toyota, Race, and Vespa motorcycle and 1-year free fuel supply. Magpagas na po kayo. At mga kapatid, maaari rin po kayong mag-download ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo ay siguradong panalo ka. At ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Sansong Plus Herbal Capsule Gold na mabibili naman po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. At magbabalik po ang Wanted sa Radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapid Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Idol, 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 Rapi Tulpo. Idol, 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 Rapi Tulpo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan, no need to say na sana all, meron tayong Rapi Tulpo, handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo.
idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay, idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang, idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rappi, Lodi malamang, at pag sinabing Kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all, meron tayong Rappi Tulpong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rappi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rappi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, 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 ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rappi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay, idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang, idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rappi, Lodi malamang, at pag sinabing Kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all, meron tayong Rappi Tulpong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rappi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol.
idol, ikaw ang idol. Idol, ikaw ang idol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sa radyo ang kakampi ng mga inaapi at nasa studio po natin attorney si Mr. Daniel De Leon na isang insurance agent at nirereklamo po ang isang developer dahil sa pagbebenta po ng mga membership o investments sa mga tao ngunit wala pa rin daw pong naipapatayong establishments hanggang sa ngayon at meron tayong video, panoorin po natin. Matalaga siya gawa talaga. Wala talaga. Pero dapat at least October, promise sa amin may groundbreaking na. Okay. Yung binapakitang vacant lot, supposed to be, doon ilalagay yan, yung nasa video na yan. Okay, yun yung site. Yan, okay. Yun yung site. Project site. Yun yung bullying site. But okay. Unfortunately, parang syempre, October, then March na, walang any update. Then we've checked with SEC, wala rin permit to sell yung... Oh, mga investment, ano nito, yeah. Options. Walang secondary license to sell yung, ano, yung... Okay, membership. Okay. You mentioned ano, na merong nangyaring, dapat groundbreaking, no? Yes, and sir. Since it is an investment, meron silang promise. Apa, okay. Apa, maari mo bang ikwento sa amin, no? Paano nagsimula ito? May in-approach kami nung owner, parang nung una in-encourage kami to sell the membership. Kasi ano ako eh, sa sales ako eh. Okay. Diba? So, syempre, so to hire you, yun yung unang... Yes, pero not as an employee, pero parang outsource ako, external agent. Parang, oh Dan, baka gusto mong magbenta na itong membership namin. Syempre, pag nagbenta ka, sabihin may commission ka. Yes, alright. So sales agent ka. Yes, yes. So, nung pinresent niya yung... Maganda, nakita niyo yung video, di ba? It's very promising. Saan dapat yun? Parang beach one. Property siya. Sa Station Boracay. Station 1 ng Boracay. Okay. So, September yun. Then, nag-join ako. Kasi minamadali kami dahil yung groundbreaking daw supposed to be October 26, if I'm not mistaken. No? Parang yun yung groundbreaking. So, nung time na yun, pre-selling yung price na in-offer namin, it's 298,000. Pwedeng, per share. Yes. Pwedeng spot cash, pwedeng installment. So, syempre, dahil may mga existing clients ako, nakapagbenta ako. So, okay. More or less, I think 14 or 15 na memberships. Hindi naman lahat spot cash, pero more or less, nasa 1 million yung naibayad ng mga kaibigan ko. And may commission ka doon? Meron. Alright, meron. Okay. Yung investments, no? Nung in-avail ito ng mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo, apa. Meron namang pinirmahan yan. Ah, may contract. Everything is in writing. Yes, yes. We, okay. We have it here. Then may contract, may OR. Okay, okay. So, sige. Nandun yan. Then, syempre, expected namin, October, may groundbreaking na mangyayari. Ang ginawa pa nga, pinapunta pa ako sa site eh, para makita yung groundbreaking. Pero walang nangyaring groundbreaking naman. Then parang namumove eh. So from October, naging November yung groundbreaking. So naging December. So pumasok na yung 2024. Wala nang groundbreaking na nangyayari. Wala na rin update sa amin. Hanggang hindi na rin... Ako, huminto na ako magbenta ng December. Okay. Kasi feeling ko parang, teka lang, pamove tayo ng pamove ng groundbreaking. Then... Nalaman nga din po namin na wala pala silang secondary license from SEC to sell this membership. Siyempre, mukha mo yung hinaharap mo eh. Opa, dito sa mga opa. Bumibili. Opa. Now, natanong mo na ba sila since meron ka namang communication dun sa owner? Bakit walang nangyaring groundbreaking no, nung pinangako nila ito dapat ng October? Sir, yun nga yung nakakatawa dyan kasi laging sasabihin next month may naipit lang na permits, mga something like that. Ang dami ng daylan, sir, eh. Okay, so, pero yung pera? Nasa kanila. Wala tayong makikita, no, na nag-translate yung pera into infrastructure. Wala talaga at until all. Until now, I believe, attorney, madam, wala pa rin. Sir, Robel Estorque, magandang hapon po sa inyo, si attorney JV ito. Sir, bakit walang nangyaring groundbreaking, walang itinayong kahit na ano? Po yung aming permit ka-approve. Na-delayed po yung aming permit sa DENR. Kaya po na-delayed yung aming construction. Pero po, sir, yun naman sa mga client namin na nangihingi ng refund. We process the refund naman po. Wala namang problema sa amin. Wala po kasi kami na-receive na request refund. So, pag nag-request refund po yung client namin, kasi po, sir, pangalawang hotel na po namin, yan yung first one na tayo naman namin. Yung pangalawa po namin na request po, kung ang client naman hindi magtutuloy, mag-request refund lang po sa amin. Teka lang ha, so you already promised them, itong project na ito, itatayo natin, magbebenta tayo ng mga membership, okay? Apo.
someone who can will contribute para sa funding ng project na to. Pero at that time, wala pa talaga kayong permit. Sir, naka-process po yung aming application for permit. Kasi start lang po dapat ang program na yan. Na-hold po yan dahil sa we're waiting for our permit po sa secondary license. In so far, as the secondary license, ina-admit ninyo, inaamin ninyo na wala kayo, no? Hindi kayo authorized to sell, ano, or... Yes, sir, alam po namin. Kaya, kaya nga po, sir, nung na-delayed yung aming license, nag-suspend kami ng selling. At saka po, sir, actually po, wala pa pong 10 yung client namin, yung aming account ngayon. Wala pang 10. So, in other words, yung permit ninyo from the DENR ay hindi in-approved dahil nga wala kayong secondary license from the SEC? Hindi po, sir. Ang permit po naman sa DENR, nag-delayed po siya because of the contract agreement po doon sa LGU naman po. Okay, so ang dami pa palang hindi maayos at the time, no, when you made the promise. Kung mag-request sila ng refund, Sir Robel, ano yung timetable para maibigay mo yung full amount? Maximum 15 working days lang po, na-refund na po sila. Kasi nakapagod na rin yung mga ibang kasama ko nang kaka-request, eh, di ba? Hindi, no, I understand. Hindi, okay lang naman yung... Paano lang pa-email lang agad, initially, para din... makapag day 1 agad tomorrow. It's good, ang dali mong kausap. Thank you so much. Ang dali mong kausap ngayon, no? So, i-clear ko lang din, RG, yung first client niyo is September 2022. So, matagal na yan talaga na binibenta mo. I'm selling membership nang wala pala tayong permit. Kaya nga nag-suspend tayo ng selling. Nag-suspend kayo nung umalma na kami. After the fact, yung suspension ninyo. I'm sorry, RG. Nag-suspend kayo nung kina-question na namin na wala tayong permit. Bakit kayo nagbibenta? Bakit tayo tumatanggap ng pera? Alam na alam mo yan. Gito na lang, oo. Diba? Para mapashorten lang natin yung discussions naman. We acknowledge naman na pag nagpadala sila ng letter, automatic mag-refund naman kami ng 15 days lang. Ilan naman? Kasi, ilan ba yung client na naipasok lahat overall? 14, I think 14 yung sa akin eh. More or less 1 million lang naman to. Pero kasi, ang ano rito, RG, alam mo naman, for the longest time, 16 years nagbebenta ako ng insurance, license ako, never akong pumalya, never ako nasira sa client ko. Alam mo yan. Diba? You even try to join natin, my team. Pari, tapos, antayin mo na yung request na refund. And kasi tough selling kami dyan. Kailangan makorrect kasi. Bro, kailangan makorrect eh. Thank you so much. Kinompromise mo mga tao. Alam naman ni ang daming kinakausap sa inyo, walang sumasagot. Saka RG, para alam mo rin, alam mo lang din, sinasabi mong stop selling kayo, pero tuloy-tuloy kayong naniningil ng mga naka-monthly. Ito, nakakatanggap ng billing notice. Hindi talaga. Sorry. Sir Robel, nakikinig kasi ngayon si Senator Raffy Tulfo. Exact date lang po ang hinihingi lang po ni Senator kung kailan daw po ito maibibigay. Pag mag-email po ngayon, mag-day 1 kami tomorrow agad. 15 days lang po bago, on or before 15 days. Hindi po, na po ba kaya na mas maaga doon, sir? Kasi ang tagal na rin po nito, sir, problema. Para mag-antay pa po sila ng another 15 days. Lang, mas mahirap kasi mag-over-promise din. Pag nagbigay kami ng commitment naman, automatic ang magpapadala agad namin. Ha? Hingi lang kami ng email, ma'am, para naman makapag-day 1 kami agad sa accounting. Napakatagal na nito, sir. Last year pa po. So, ibig sabihin, sir, ayaw niyo pong mag-overpromise. So, hindi pa tayo sure, sir, sa ano? Sa 15 days? No, ma'am. That is the maximum po. That is why, if they could email tonight, no, mas maganda. Para tomorrow makapag-day 1 kami, then we could process immediately. Sir Daniel, yes. Imo-monitor po natin. Nakaalalay naman din po kami. Kapag hindi po nakapagbigay si Mr. Robel Estorque, nandito na po sa linya natin si Sir Eric Mercado, ang Regional Director po ng NBI Region 4A, para po mas maobliga natin siya na ibigay po yung nararapat. Sir Eric, magandang hapon, no? Magandang hapon po, magandang gabi po. Sir Eric, narinig nyo naman po kanina yung pag-uusap ni Sir Daniel De Leon at ni Sir Robel Estorque. Meron po ba tayong mga nakarating na dyan sa inyong tanggapan, reklamo patungkol sa mga investments na hindi naman nag-proceed? Opo, nito mga nakaraang panahon po, marami pong investment schemes na ganyan na kumakalat. Iniiba lang po nila ang produkto, iniiba lang nila ng kaunti yung approach, pero ang bottom line, pareho po eh, yung pag-intay sila sa mga tao para mag-invest dito, pangangakuhan po ng mga magandang return of investment, pero sa bandang huli, wala naman po, hindi po nag-exist yung mga sinasabi nilang mga produkto, hindi rin po nag-exist yung opisina. Wala po talaga, parang hangin ang pinangako nila sa mamamayan. Kaya bandang huli, yung mga salapik na ibinibigay nila para sa ganyang kita, wala pong nangyayari. Marami po tayo nakikinig ngayon. Ano po yung ma-advise nyo sa kanila?
when it comes to these investment offers? Unang-una po, ipapayo po natin sa ating mga kababayan na lalahok tayo sa mga investment. Kailangan nating aralin muna yung legal existence itong mga companies na ito. Ito ba'y rehistrado sa mga tamang ahensya ng gobyerno? Yung po bang mga interest na ipinangangako ng mga suspects ay tumutugma sa talakarang interest na binibigay ng ating mga financial institutions gaya ng bangko, yung mga lehitimong lending institutions. Pag ito po ay sumosobra na, ito po ay malinaw na panlilin lang sa ating mga kababayan. Kaya po, unang-una, maging ano tayo, maging prudent, maging maingat. Pangalawa, kung nabiktima na po tayo at ayan na po yan, hindi ko na po isa-isa yung mga dokumentong dapat isubmit dahil matetelegraph lang natin sa mga taong imbisigahan natin yung approach natin sa investigation. Kung maaari po, kung ano po yung mga dokumentong hawak na ating mga kababayan na magagamit nating ebidensya, ay ipakita po nila sa NBI, pag-aralan natin. Kung sapat na, we will file the necessary criminal actions immediately. Kung kulang, tutulungan namin sila upang mabuo po ito. Kitang-kita po yung ano eh, yung deceit and damage, yung umpisa pa lang. They are representing to have the capacity to deliver whatever form of incomes ating mga tao kapalit ng sinasabing investment. Yun po eh, napakalinaw na yung pangkalahatan, ang kanilang approach na kahit sino tamaan ng mga kababayan natin, basta kumita lang sila kung sino man po may kagagawa niyan. Maraming salamat po dun sa naging payo po ninyo, ha sir. Nangako naman na po si Sir Robel Estorque kanina na mababayaran na o maibabalik na yung mga ibinigay sa kanya, no, na mga amounts. Just in case po, sir, no, tinitimbrahan na po namin kayo, baka kung hindi talaga mag-commit pa rin or di mabayaran, baka kailangan po namin ilapit sa inyo for your investigation na lang. Baka madami pa kasing mabiktima eh. Tama po yun. Tsaka ito pong programa nyo po ito, napalaking tulong lalo na sa mga kababayan natin, yung mga sumusugal na magkaroon ng kita, na madagdagan ang kanilang kinabubuhay. Napakalaking tulong po ng programa. Sa palagay ko, kahit po wala pa yung 15 days, pwede na kung malapit lang po sila sa tanggapan ng NBI, pwede na nilang ibigay ang mga dokumento para meron na tayong paghanda. Kung sakali hindi tutupad, may draft na tayo ng mga kasong pwedeng iharap sa kanila. Para ho hindi magkaroon po ng unnecessary delay, tutulungan na po namin sila ng mas maaga. At saka ho yung narinig ko kanina na yung mga ginawang aksyon ng kabilang parte na wala pa silang permit during that time. So yung paglalabas ng permit, hindi naman po makukure yung violation na ginawa nila ng una. After the fact na yun eh. Oo. After the fact na po yun. So bakit ngayon lang? At saka iba-iba balik nila dahil sa sila ay nalalantad sa publiko. So paano yung mga hindi nakakaabot sa ating programa na mga mamamayan na walang kaalaman, lalo na sa mga kanayunan, malalayong lugar na wala silang paraan para matulungan natin kaagad. Yun po ang ating agam-agam. Kaya sa palagay ko, maturuan ng leksyon, mabigyan nila kami ng dokumento. At pagbilang paghahanda ng NBI, ay maturuan po namin kung ano ang dapat gawin sa lalong madaling panahon. We cannot expect na yung pong 15 days na sinasabi talagang totoo. Pero sana totoo. Okay. Pero in anticipation of whatever na pwede mangyari, kikilos po ang NBI para matulungan natin mga kababayan. Mabuhay po kayo, Sir Eric Mercado. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. From time to time, kami naman din po ay makikipag-ugnayan po kay Sir Eric Mercado and gayon din po kay Sir Robel. Pero gaya nga po ng nasabi ni Sir Eric, kung sakaling hindi man po talaga tumupad, agad-agad na po tayong dadiretso sa kanyang tanggapan. Sige po. Okay po. Salamat po, Sir Daniel, and magandang hapon po. Maraming salamat. Salamat po. Okay. At mga kapatid, magbabalik po ang Wanted sa Radyo pagkalipas naman po ng ilang paalala. At ang programang ito ay hatid po sa atin ng Sunstone Plus Herbal Capsule Gold, and ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Orafan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una nating listahan dahil yan po ay gawang Pinoy. Mura na, matibay pa. Saan pa kayo mga ka-idol? Sa Orafan na tayo, kaya Orafan po ang lagi nating itatanong. And ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Barley. Feel amazing with amazing pure organic barley, at bumili na po ng amazing pure organic barley sa lahat po ng lehitimong IAM distributors. And going every week po ang relax mode sa Hotel Sogo. Meron po silang 48 branches, mapa-Metro Manila o probinsya man po ang gala. Mag-book na po sa Hotel Sogo. Just text HSVIP space WNTD Radyo to 225-687, and for more information, maaari po kayong tumawag sa kanilang landline 87900
0968-8536-900. At mga kapatid, ang programang ito ay hatid po sa atin ng BDO. May common misconception po tayo sa mga nagiging biktima ng scam. Akala natin ito po yung mga senior citizens o yung mga hindi po pamilyar sa paggamit ng internet, ang mga naluloko po ng mga online scammer. Yung iba po sa atin mga kapatid ang iniisip porket marunong sila sa gadget at internet na yan, eh hindi sila maluloko ng mga scammer mga kapatid. Maling attitude po yan. Tandaan po natin na nagle-level up din po ang style ng panluloko ng mga scammer. Pero para hindi po mangyari na tayo ay mabiktima pa, narito po yung mga ibang tips o ilang tips na dapat po nating tatandaan. Una, huwag po nating i-share ang ating mga bank account information katulad na lamang po ng username, password, and OTP. Ito po yung one-time PIN kanino man. Pangalawa, wag na wag niyo pong i-click yung mga link na tatatanggap po natin sa email o sa text. Pangatlo, lagi pong tatandaan na hinding-hindi po tatawag sa inyo ang inyong banko para alamin at kunin po ang inyong bank account details. Mga kapatid, be smarter than a scammer with BDO Stop Scamming para po sa mga karagdagang impormasyon patungkol po sa iba't ibang uri ng scam at paraan para maprotektahan ang ating mga account, itype nyo lamang po ang www.bdo.com.ph. At yan po ay isang paalala mula po sa BDO Unibank. Magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala mga kapatid. Diyan lamang po kayo. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino, kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino, kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan, no need to say na sana all, meron tayong Rapi Tulpong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol.
saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino, kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. At nagbabalik po ang Wanted sa radyo, ang gagampi ng mga inaapi. At sa mga ngayon lang po nakaka-monitor sa aming programa, muli po ang aming paalala mga kapatid na ang aming tanggapan ay sarado po kahapon po, March 25 hanggang April 1 na po mga kapatid. Ito po ay March 25, March 26, nasa screen po ninyo mga kapatid, March 27, March 28, okay, and March 29 and April 1. Okay? Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, Monday, Thursday, and Good Friday, sarado po ang aming tanggapan. Okay? Dito po sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And ang aming pong paalala, kung kayo po ay nasa probinsya o isa pong OFW, maaari po kayong magpadala ng isang representative dito sa aming tanggapan. Iwasan niyo pong maglagay sa comment section o sa kahit sa comment section po ng Facebook and YouTube Live ng mga problema po ninyo, dahil maaari pong may mag-message sa inyo at magpanggap po na staff ni Senator Rafi Tulfo. Okay, ito naman po, at yun si Mr. Nelmar Infante na isa pong stroke patient po. At nireklamo po ang dati po niyang ka-live-in partner dahil harap-harapan daw po nitong pinapakita sa kanilang dalawang anak, which is 3 years old and 1 year old, ang masiselang bagay na ginagawa nila ng bago nitong kinakasama. Magandang hapon po, Sir Nelmar Infante. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ayun, no? Magandang hapon po, Sir Nelmar. Magandang hapon. Okay, so narinig po namin, no? Ang inyo pong reklamo, no? May mga katanungan lang po ako, no? Sir, number one, asan po yung mga bata ngayon, no? Saan nakatira sila sa nanay? Saan lugar yan? Ang mga anak ko po ngayon, kasalukuyan pong nanunuluyan, sabihan ko San Ildefonso, Kalasag, San Ildefonso, Bulacan. Kasama po sila ng nanay nila. The entire time po ba, hindi kayo nagsama ng nanay po ng inyong mga anak? Nagsama po kami. Matagal po kami nagsama. Matagal kayo nagsama? Opo. So, kailan po kayo nahiwalay? Nag-kalbaryo lang yung buhay ko. Simula na stroke po ako, sir. Ah, so, nung na-stroke ka? Opo, doon na po siya nag-iba ang ugali niya. Kailan po ba nangyari yun, sir? Noong December 27 po, 2023, natake ako. Una naman po, inalagaan po naman niya ako, kaya nagpasalamat nga po ako nung bagong istro ko. Pero kalauna po, nagpunta kami sa Marikina sa kapatid ko, doon po nanuluyan, nagpapagaling. Tapos nagaya po siya, bumalik ng Bulacan, dahil sabi po niya, kaya daw po niya mangupahan. Sa pananahi daw, kaya niya magbayad ng upa. Kaya ako naman po, pumayag ako. At naghagila po ako na ipapamasahin namin na makauwi kami sa Bulacan. Pagdating po namin doon, hindi naman po lang niya kayang magbayad ng upa. Nagkandagipit-gipit po kami. Saan na po kayo nakatira ngayon? Ako po nanunuloy lang po sa Marikina. Nakikita ka lang po ako sa bilyaran eh. Ah, okay. Sa bilyaran po kayo. Nakikitulog lang po ako. So, ang nangyari dyan is, pinalayas po ba kayo? So, actually po, sir. Nung una, pinapalayas ako ng kinakalibing ko. Kasi madalas po pagtatalo, pag-aaway na namin. Ako po talaga nagkusang umalis na lang kasi po ayaw po maging pabigat. Pinapacheck up ko po sa sarili ko. Kahit po namamagatuhod ko, kahit nagkahilo-ilo, masakin na yung mata ko kanan. Kasi po ayaw po maging pabigat. Lagi siyang galit kahit mga usa lang ako sa mga anak ko. Ano ko lang po yung mga anak ko eh. Sabi ko, picturean lang po. Hindi niya pinipicturean kasi busy-busy siya sa pagkipag-chat sa may laki niya. Nakakalungkot. Itong nangyari kay Sir Nelmar Infante, siya na ngayong na-stroke, siya pa yung umalis sa kanilang tahanan, naiwan yung dalawa po niyang mga anak. Sir, kayo po ba ay kasal? Hindi po, sir, hindi po. Hindi po kayo kasal, okay? Lipid at yung inyong mga anak ay 1 year old at isang 3 years old. Opo. Okay, so napaka-musmos.
pa lang, no, itong mga bata. Sir, ano po ang gusto ninyong mangyari? Ang gusto ko po sana, sir, kasi ialisin muna sa custody niya yung mga anak ko. Kasi yung pagtatabi nila nung kinakasama niya ngayon, pinapakita sa mga anak ko, yung mga musmus pa yun eh. Dadalhin po yun eh. Kahit po gano'n yun. Ano po yung pinapakita? No? So, binibisita sila sa bahay? Doon po mismo yung lalaki, natutulog, nagtatabi ng nanay. Ano pong ginagawa daw, sir? Doon po mismo sa hinihigaan namin. Hindi ko po masyado ano kong masabi kasi ang masakit po kasi sa akin, sir. Nung umuwi po kasi ako ng bahay nung Friday, eh, hindi ko inabuta po yung lalaki kasi tinakas po nung kinakasama ko at bumalik siya na lang po. Nung nakita ko yung anak ko, tatlong tanggo lang, sabi sa akin, Daddy, Mama, Tabi, Randy. Isipin niyo po, napakasakit nun. Yung lalaki, na pangalanan ng anak ko na ako pangalan ko hindi alam ng anak ko ang tanging tawag lang sa akin daddy eh yung pilit niya pinakilala sa anak ko tapos doon pa mismo sa hiniga namin may napakasakit po noon sa anak ko pa nalaman yung kalokohan niya. Ma'am Jenaline, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ma'am Jenaline, narinig niyo naman yung salaysay po ng inyong dating live-in partner si Sir Nelmar Infante. Yes po, eh ala po ako masay. So, teka lang ha. Miss Jenaline, no, parang hindi ka seryoso dito sa naging akusasyon ng inyong living partner. Miss Jenaline, ikaw ba ay mayroon ng kinakasama? Wala po. Wala kang kinakasama? Meron ka bang inuuwi diyan sa bahay ninyo? Ano lang po 'yon, parang boyfriend lang pero hindi kinakasama, hindi, okay. Hindi kami. So, hindi pa kayo nagsasama? Nagsisimula pa lang kumbaga yung relasyon ninyo. Siya ba si Randy? Yes po. At itong si Randy ay bumibisita, no, diyan sa bahay ninyo, nakikita nung dalawa po ninyong anak. Eh wala naman po kaming ginagawang masama, sir eh. Pero, at po may usapan na po kami sa barangay na wala na po kaming pakialaman. Oo nga, nag-usap tayo noon, nagpirmahan tayo. Kaya lang nung sumabat, kasi ako nag-i-explain din ako, hinayaan kita mag-explain. Nagkaayos tayo. Hindi tayo yung conversation lang natin. Na yung conversation post, lang. Nag-mighty-mighty pa po yan. Okay yung, na po sana kami. Yung conversation eh, natin, kung maano, blinak mo lang kasi ako kaya hindi makikita eh. Nag-mighty-mighty ka pa. Bago mag-mo. Gusto mo ilabit ko lahat yung minighty mo? Nag-aayos. Isend ko lahat dyan. Ma'am, ano po, yung, nasa mighty po? Sabi niya po eh, wala pa daw po ako sa ibang bansa eh. Mayabang na daw po ako. Eh, at pokpok daw po ako. Pinagmumura mo ako, di ba? At daw po ng taga Marikina, alam na ganun daw trabaho ko. Pinagmumura mo ako. Eh, kung po siya ay matinong asawa, kahit po sabihin, kahit nasabihin kong ganun ako, pwede niya po itago yun. Kasi, itinuturing niya pa ang asawa eh. Hindi po eh. Kayo po ba tinatrato niyo po siya bilang asawa, ma'am? O bilang tatay po ng, kahit tatay man lang po ng mga anak po ninyo, ma'am? Halos nga po, di na nga ako nagpapahinga para lang siya eh maano din. Kahit yung magulang ko po nagbibigay ng pagkain sa kanya. Tapos sasabihin niya, puro asin ang ibibigay sa kanya ulam, asin ang inuulam niya. Talaga, may dalawang buwan ako nagtiis na asin ng inuulam ko dyan nung katulong ka sa Pasig. Nako, Diyos ko po. Ako, mamatay na sa atin ng sinungaling. Ikaw, likas talaga ka sinungalingan mo. Huling nagpapadala ako sa'yo, sinend ko na lahat yung combo natin dyan. Oh, Diyos ko po. Sinend ko lahat. Pangalawang beses mo na sa akin ginawa to. Niloko, nung una, pinagbigyan na kita. Kasi nagkabalik ka tayo hanggang sa nagkanak tayo. Kaya ginawa mo uli ngayon. Nel, hindi ako ang nagpumilit na magkabalikan tayo, ikaw. Kaya nga kasi nabuntis ka nung kaya nagkabalikan tayo. Oh. Tapos ngayon, inulit mo uli. Umasa ako na magbabago ka na, hindi ka pala magbabago. Ganyan ba rin ang gagawin mo? Hindi ako natatakot, Nel, kasi pilit mo, lahat ng paninira mo sa akin, nandiyan ni lahat. Pilit mo pinagtatagap sa akin na tanggapin ko yung pagtatrabaho mo sa bahay, sa beer house. Sabi mo sa text. Sabi ko, ang dami mo mapapasok ang trabaho. Bakit sa beer house ka? Pinapalaya na kita, sabi mo, di ba? Kaya nga hindi na kita ginugulo, di ba? Kahit na sustento ng anak mo, hindi kita hinihingan kasi alam kong hindi mo pa kaya. Ito huli kaya na yon kasi nag-away-away na tayo. Pero nung nagdaan, ano, nagkaayos tayo, makikita naman sa chat yan eh. Ikaw ang gumawa ng gano'n, ikakagulo mo kasi nag-my day ka na nag-my day. Okay naman nga sana, di ba? Eh paano hindi ako mag-my day na yan? Binak mo, hindi mo sinasagot. Yung issue ng my day, i-set aside muna natin. Opo. Kasi si Sir Nelmar Infante, pumunta naman sa atin, okay, yung main objective po niya is patungkol sa mga bata. Jenaline po ba, pinapayagan kayong makita man lang, makausap yung mga bata? Actually po, sir. Pinagtatabuyan nga po ako eh. Nung ultimo ko po, nung pag-uwi ko po nung Friday nung gabi, pinapaalis po ultimo ko nung gabi. Tapos tinulak pa nga ako, buntik ako matumbay. Kung natumba ako, patay ako, bagok ako. Tinulak pa niya ako. Ma'am Jenaline, no? Bilang tatay naman ng inyong mga anak, ayun, alam mo na pa na may karapatan itong si Sir Nelmar Infante, kahit na ganyan yung lagay po niya ngayon.
Hindi po natin pwedeng ipagkait sa kanya yung karapatan niya sa mga anak niya. Hindi ko po pinagkakait yun, sir. Kaya lang po, ang sabi niya po kasi dun sa hipag niya, kukunin niya po yung isang anak niya. Sabi ko, dadaanin ko sa legal kung talaga ba ako. Wala kasi namin dadaanin mo sa legal. Eh, si Bing kasi yung nagpapagulo. Hindi lang yun eh. Natatakot ako na biglang mong kunin yung anak ko. Bakit ko kukunin? Ba't ilalagay ko hindi sa... Hindi ko lang binabawalan, Nel. Hindi ko lalagay sa alanganin ng anak ko dahil mga musmus pa yan. Hindi kagaya sa'yo. Hindi kita binabawalan. Binagbawalan mo ako. Gusto, nakiusap ako hindi sa'yo. Hindi kita binabawalan. Sabi ko... Kung pupunta ka, umaga. Nakiusap ako sa'yo. Sabi ko... Pwede mong manuin yung mga bata kung umaga. Nakiusap ako sa'yo. Sabi ko... Saka po, bigla-bigla sa pupunta din ng ano eh, hindi namin alam. Abay ka, hindi ako kailangan mag... Hindi po yung kapatid ko eh. Hindi ako kailangan magpaalam sa inyo dahil kakapatan ko yun. Anak ko yan eh. Ma'am Jenaline at Sir Nelmar, kayo po bang dalawa ay walang tsansa na magkaroon ng kasunduan? Patungkol po doon sa pagbisita. Ano naman po sa akin, sir, wala naman po problema doon about doon sa ano, ganun. Eh, ako kayo nga po ang ano, kaya lang eh, yung ngayon kasi nangyayari, eh, yung sumbong sa akin ng anak ko, napakasakit po yun, hindi ko kayang palampasin yun. Hindi, Nelmar, wala kaming ginagawang masama at saka, alam mo ba tayo? Abay, bakit doon mo pinatulog yung lalaki sa hinihigaan ko mismo? Doon kayo nagtabi. Kahit masabi mo wala kang ginagawa. Sa hindi ikaw pinalayas dito. Ikaw ang kusang umalis. Hindi layas sabi ko usapan dito yung magtatabi nyo. Nagayon yung kombo namin ni mama na ano. Alam ng anak mo na hindi yun ang tatay niya. Ako ang tatay niya. Tapos magtatabi ka ng lalaki doon sa hibis mo inihigaan natin pamilya. Apa tayo natutulog doon. Tapos biglang kamuha ka. Tapos biglang lalaki bago doon. Papakilala mo sa anak natin. Tapos magtatabi kayo doon. Ano yun? Tatlong taon lang anak natin. Matalino yun. Pagdating sa akin, alam ko paano kasakit yun. Daddy, mama, may katabi. Lalaki, ultimo wala yung pangalan ng lalaki, kilala eh. Andi. Ako, hindi nga alam pangalan ko ng anak natin. Ma'am Jenaline, no? Well, pumapanig sa'yo yung batas. Dahil sabi naman ng batas natin, pag less than 7 years of age ay dapat nasa nanay. Pero, apo, ang batas po natin ay mayroong exceptions na tinatawag. Okay? Apo. Okay. Kung sa best interest ng bata ay dapat hindi siya mapunta sa'yo, okay, dahil hindi mo na nagagampanan yung obligasyon mo, responsibilidad mo bilang isang maging nanay at maturuan ng magandang asa, lumapalaki ng maganda itong mga bata, okay, hindi na papabor po sa inyo ang batas. Okay? Doon sa nasabi po ni Sir Nelmar, no, masakit sa kanya, syempre. No? Nanggaling mismo sa 3-year-old niyang anak, okay, kumbaga parang nagsusumpong eh. Opo. Na si mami bumupunta sa bahay, dinadala niya si Randy. Opo. Okay, siyempre naintindihan ko, no? Ang sakit talaga para kay Sir Nelmar yun. Bukod sa iniinda niyang karamdaman ngayon, yung naging side effect sa kanya ng stroke niya, opo, siyempre yung stress mo ako eh, pati alam ko na nadamay na. Hindi po ako nakatulog nung gabi na yun, magdamag, kasi alam ko mismo, doon ko nalaman sa kanya na ganunang ginagawa niya. Okay, ako eh, kala ko nga atakihin na nung kinabukasan kasi wala pa akong dalang gamot nun. Ma'am Maribel, magandang hapon po. Yes, ma'am, magandang gabi po. Ma'am, nandito po sa studio ngayon ang isang ama, no? Siya po ay stroke victim. Kaya nire-reklamo po niya kasi apparently, yung kanya pong anak, 3 years old at 1 year old na nasa custody po ngayon ng kanilang nanay, ay na-expose sa hindi magandang environment. Nakikita raw po nila no, na inuuwi ng kanilang nanay yung lalaki. Ano pong masasabi po ng ating VAWSI office dito? Sir JB, actually po, nagkaroon po sila ng paghaharap dito ng kasunduan mag-asawa. Ang sabi ko po sa kanila, ang barangay, hindi po iyan gumagawa ng paraan para kayo ay paghiwalayin. Kami po ay gumagawa ng paraan para mapagkasundo para sa ikabubuti ng lahat. Babay po sa assessment kung naging nagawa dahil ako po talaga yung humarap sa kanila noon. Medyo katulad po ng ganyan, yung pag-uusap nila parang wala na po silang galangan, wala na rin respeto sa isa't isa. Marami na po silang nasasabi sa bawat isa na masasama at dumarating na po sa point na nagkakasakitan sila. Ngayon po, para pong, kung ako po ang tatanggapin, para po sila eh, para hindi magandang ehemplo sa mga bata. Kasi po, pinapakita po nila na sila deserving maging magulang. Ang dami po nilang masasakit na salita sa bawat isa. Kaya yung mga bata, talaga pong siguro kung habang lupalaki, talagang nagtotrauma sila doon sa pagsasama. Dahil nga, kada pusnit nila, kada kumtot nila, talaga po nagkakasakitan silang dalawa. Okay, so ang sinasabi po ninyo, Ma'am Maribel de Guzman, either sa nanay or sa tatay, hindi pa rin magandang environment yung maibibigay nila para sa mga bata. Yes po.
Sir JB, as a Bausi officer po, magbibigay lang po ng ano. Kasi si tatay po, Kuya Nelmar, hindi na po siya nakakapagtrabaho ngayon. Si Ate Jemilyn Moratalia naman po, ginagawa naman po niya ay yung kahit po hindi magandang trabaho, pinapasok naman po niya para po mabuhay naman yung mga anak niya. Kaso, at the end of the day po, talaga pong hindi pa rin po maganda dahil hindi po maganda po yung kanyang environment, hindi po maganda yung trabaho. So sabi naman po ni Ate Jemilyn sa amin, pati natin lang na ginagawa yun, pabuhay na po yung mga alinala, dumedede pa. Sige po, Ma'am Maribel, no? Yung ninonote po namin, ma'am, yung observation po ninyo, okay? At yung yes, assessment po ninyo patungkol po either dun sa tatay or sa nanay. Siyempre, as well as Bausi officer, ang kagustuhan natin ay kung saan mapapabuti, no, ang kalagayan ng mga bata. Kasi sila lang naman talaga yung main concerns na natin dito. Yung dating mag-live-in partner, talagang parang hindi na talaga mapagbabati itong mga to. Magandang hapon po, Ma'am Feliza. Yes. Ang mahihiling po sana namin is pwede po ba namin magkaroon sana, no, ng assessment, Shari? Yes, okay po. Kasi at the end of the day, Ma'am Feliza, ang sabi naman ng batas is kung ano ang makaka-pinaka, no, pinaka mabuti para sa mga bata. Okay, sana magkaroon po tayo ng assessment, Ma'am Feliza. Opo. Yes, yes, yes po. Okay po. Opo. Siyempre po, kailangan po nating magkaroon ng assessment kung saan po talaga makakabuti, kung saan custody yung bata. Okay. So, yun po, magkakandak pa rin kami ng mga home visit and collateral interview para po makagawa naman tayo ng plan for the best welfare and interest ng bata. Sana, no, yung pinakamabuti, no, para sa mga bata. Ang lilit pa nito, 1-year-old at 3-years-old, at apparently, base po sa naging salaysay ni sir nung tatay, eh parang na-expose sila, no, sa ganyang kaaga, no, doon sa mga hindi magandang setup, no. Ganun na lang natin ilagay, Shari. So kung mas mapapabilis po sana natin, Ma'am Feliza, yung intervention, no, ng ating MSWD, is mas makakabuti po. Yes po, yes po. Noted po 'yan. Yes. Ayun. Po. So maraming salamat po, Ma'am Feliza, no, at kay Ma'am, yes, Maribel De Guzman na rin. Ayun lang po din kasi ang inaano ko, sir, kasi ayun nga po ang hinahabol ko kasi na-expose nga po yung mga anak ko sa ganun. E ako po, sinabi ko naman po kanina, hindi ko po kayang kuhain ng mga anak ko dahil sa hindi pa nga po ako nakapaghanap buhay. Ang ano ko lang po, maalis po sa custody ng nanay nila kasi nga hindi na-expose po sa hindi maganda. Pero sir, saan niyo po gusto muna? Kung sa DSWD po mamunta, basta ako makabisita, kung ano, okay po ko sa akin. So okay ka na, no? Okay. Na maalis man lang, oo, sa, maalis lang sa nanay, maalis, okay, sila sa doon sa ganung klase ng environment. Okay. Okay, kung saan makakatulong sa mga bata. Opo, makabuti po, kung saan makabuti. Kaya po may assessment po na gagawin, sir. May mga surprise visit, may mga surprise visit, yes, po mga ang home visits po. Actually, interview din 'yan, Shari. Kakausapin, yes, po ng ating mga, sir, excuse officers. Me po, sir. Actually po, sir, yung anak ko na 'yan, isang buwan pa lang 'yan natake ako, hindi ko pa nga po napabinyagan 'yan, eh. Yung baby girl ko, eh, kaya nga po sama rin na loob ko dahil hindi ko kaya pabinyagan sa ngayon. Ayun nga din po, sana ilalapit ko kaya dilakapin na mapabinyagan man lang yung anak ko kasi hindi ko na mapabinyagan po ngayon yan, eh. Ako, kung may mga nagawa man akong wagkakamali, humingi ako sa dispensa. Ako kasi, hindi naman ako nag-aabol sa'yo, eh. Okay na sumama ka sa lalaki. Ang inaano ko lang, dapat hindi mo din nila sa hinigaan natin, pamahin natin. Dapat nag-motel kayo kaya sumama ka sa bahay ng lalaki. Hindi mo sana, okay na, sana wala tayong problema, eh. Eh kaso pinagkalandakan mo pa, inuwi mo pa mismo, kita pa ng mga anak natin, eh, nahihirap sa'yo, eh. Ako, okay ako, tanggap ako kahit pa ilan pa, ipalit mo sa akin, kasi ganito na ako, eh. Gusto ko lang pag-usapan, no, in so far na lang yung legal, okay, kung ano ang sinasabi po ng batas dito, okay? Well, number one, kailangan po nating i-consider na si Sir Nelmar at si Ma'am Jenalyn ay hindi naman po kasal. Okay, so ang kanila pong mga anak, okay, yung 1-year-old at 3-year-old ay considered illegitimate children. Okay? At base po sa ating family code, pag ang mga bata ay illegitimate children, yung parental authority, okay, ay nasa nanay. Okay? Nasa nanay, no? In addition pa yan sa sinasabi po ng batas natin na pag less than 7 years of age yung bata ay dapat nasa custodia po siya ng nanay, no? Kaya po tatay, no, nasabi ko po kanina, Sir Nelmar, na parang pumapanig po yung batas kay nanay. Opo. Okay? Kasi nga, yun, no, sinabi, nasa nanay yung parental authority, nasa nanay din yung custody. Pero,
ang batas po natin ay nagbibigay po ng mga exceptions. Okay? Kasi at the end of the day, sabi ko, it's always the best interest, no? Ano ang pinakamabuti para sa mga bata, no? Kung mapapatunayan po later on, no, based po sa assessment ng ating MSWD, no, na talagang hindi na rin, no, hindi na rin karapat dapat, hindi na rin nakakabuti sa mga bata na manatili sa kanilang sa nanay, okay, magkakaroon po ng intervention diyan, okay? Now, of course, sir, i-assess din po, no, yung capacity po ninyo na kumbaga magkaroon din ng custody sa mga bata, kasi nasabi na note nga po kanina ng VAWC officer natin na ngayon po ay syempre wala po kayong trabaho. Opo. Na-mention niyo rin po kanina na kayo po ay naninirahan o tumutuloy sa bilyaran. Opo. Syempre, babalanse po natin 'yon. Hindi rin naman din po makakabuti. Opo. Sa mga bata po 'yon, no? And so sir, sana maging yung expectation po natin is kung sasabihin po, no, based sa assessment na hindi sa nanay, okay? Hindi po automatic 'yon na ibibigay rin po sa inyo. Opo. Okay? Baka magkakaroon po ng intervention base po sa mga programa po ng ating gobyerno, baka panamantala. Sa sandaling ito, mas makabubuti, no, kunin muna sila. Magkaroon muna sila ng intervention. Opo. Okay? So sana maintindihan niyo rin, no, ang batas naman po natin ay ang ikino-consider lalo sa mga bata is yung best interest nila. Syempre, no, yung sinasabi niyo kanina, no, na inuuwi nung inyo pong dating kinakasama yung kanyang lalaki, nakikita, no, ng inyo pong mga anak, no, doon mismo sa kama ninyo. Opo. Okay? Syempre hindi po 'yan maganda, no? Nakaka-apekto po 'yan sa moral mindset, no, or doon sa morality na na-expose yung kalalakihan po ng bata, no. Baka later on mahihirapan na siyang i-distinguish alin ba dito yung tama, alin po ba dito yung masama. Okay? So yun po, kasama po yun sa assessment po ng ating MSWD. So nahingan na po natin sila ng tulong sa pinakamabilis na panahon, eh magkakaroon ng assessment, malalaman po natin ano yung pinakamagandang gawin. Ma'am Janaline, maraming salamat po. Antayin nyo na lang po yung tawag ng aming staff, gayon din po ng MSWD po ng San Ildefonso, Bulacan. Maraming salamat, ma'am, at magandang hapon po. Okay. Salamat, no. Sige po, sir. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir, ha? Sige po. Salamat po at magandang hapon po. Okay. News break muna po tayo, attorney, at mga kapatid, magbabalik po ang wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng Sogo, gawing every week po ang relax mode sa Hotel Sogo. Meron po silang 48 branches, mapametro, Manila o probinsya man po ang gala. Hotel Sogo po ang bahala sa inyo. Okay. At magbabalik po ang wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino, kaya nice ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino, kaya nice ka namin pasalamatan. You're my one and only idol.
po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib, maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapas tangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan, no need to say na sana all, meron tayong rapid tool pong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, rapid tool po. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang rapid tool po. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing rapi, lodi malamang, at pag sinabing kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino, kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. At nagbabalik po ang Wanted sa radyo, ang gagampi ng mga inaapi. And muli po mga kapatid, ingat po tayo sa mga uuwi na po ng kanilang mga probinsya. And ang aming pong paalala na sarado po ang aming tanggapan. And sa April 2 pa po ang pagbukas po ng ulit ng Action Center po namin sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Attorney. Ayan, Sherry. Of course, no, niranamain lang po ulit namin ang lahat na i-follow and like po ang Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Naka-flash po sa inyong screen. At I think ang latest natin, Sherry, meron na tayong mahigit 170,000 yes. Facebook followers. Na natin, maraming salamat po. Ayan, sige. Nakikinig po lagi no, si Congresswoman Jocelyn Tulfo, especially sa lahat ng hinaing po ng ating mga OFWs. Okay. Okay. Ito po, ito yun si Ma'am Maria Regina Bughaw at si Ma'am Daisy Olikino. At nirareklamo po nila ang kapitbahay po nilang teacher na nagwala sa birthday daw po ng kanyang anak. At ayon po kila ma'am, bisyo na daw po ni teacher ang mangharas at manglait sa kanilang magkakapitbahay. At minsan na rin daw pong nangagat. Nangagat? Nangagat, attorney. Si teacher. At meron tayong video, panoorin po natin. Si teacher po yung nakakulay pink. Oo nga, birthday po nito ng anak ko nino. At may hawak po siyang cellphone. Nandun po siya sa labas ng gate at nagbibidyo po. Ano bang sinasabi niya doon, ma'am? Ma'am, sinasabi niya sa akin, baka lang pangit daw po ako. Nang iinis. Mm. Nangungutya po itong okay. Nirereklamo po ninyo. Sige, nangyari siya sa birthday party. Kaninong birthday party po yon? Sa anak ko po. Anak po ninyo. Ba't siya nandun? Imbitado ba siya? Hindi po. Natripan lang niya, parang gusto kong manginis ngayon. Ay, may birthday party dito, makapunta nga. Ganun ba yung nangyari dito? Opo, ang una po kasi niyan, nanulak po siya ng 4 na taon na bata.
Nasa gate po. 4-year-old, tinulak niya. Opo. Tapos po, tumapo yung bata na pauntog po dun sa gate. Mga bata din po ang mga nakakita. Ngayon po, kinumporta po ko nung kumari ko. Akala po ng kumari ko ay kapamilya ko po kasi. Kasi akala po kasi isang compound po namin, pamilya po ng asawa ko. Hindi po nila inano. Tapos tinanong po ako nung kumari ko kung sino po yun. Sabi ko, bakit? Tinulak daw po yung anak niya. Umiiyak po yung anak niya. Tapos humingi, nahiya po ako dun sa kumari ko, humingi po ako ng pasensya. Sabi ko, pasensya na kayo kasi ganyan talaga yan eh. Tapos po, ang ginawa ko po, pauwi na po yung kumari ko, kinausap ko po si Bernadette Harumayan po. Sino si Bernadette Harumayan? Yung teacher po. Ah, siya yung nire-reklamo ninyo? Opo. Okay. Sabi ko po sa kanya, kinausap ko po siya ng ayos, sabi ko, bakit naman ginanon mo yung bata? Bakit kailangan mong itulak? Ngayon po, dinuro-duro niya po ako. Sabi niya po sa akin, ikaw kung meron kang sariling pag-iisip, hindi mo para patuyuin ang mga bisita mo dyan. Sabi ko po sa kanya, pwede mo naman paisurin na lang yung bata. Ba't kailangan mong itulak? Pinagtangat-tangat bobo niya na po ako. Ah, okay. So talagang nilait-lait kayo? Opo. Tapos po, inaano ko po siya, sabi ko, tinawag ko po yung, tinatawag ko po siya, sabi ko, kausapin yung nanay po nung tinulak niya pong bata. Ayun po, doon na po siya nag-hysterical. Sinabi niyo kanina, no, parang naging bisyo niya yung manghara. So, marami ng pagkakataon na ginawa niya yung ganitong klaseng, or nag-attitude. Opo. Itong teacher na to. Ang kaanuhan po niyan, minsan hindi na lang po namin pinapansin, pero minsan nakakapuno na rin po. So siya ay kapitbahay ninyo? Opo. Okay. Sinasabihan... Ma'am, kayo naman po, ano naman yung naging karanasan nyo dito kay Ma'am Bernadette? Nagkaano na po kami niyan sa korte. Ah, okay. Dati, 2000. Ano, kinasuhan mo siya? Opo, kasi po pinagtulungan ako ng nanay niya, tsaka siya po. So ano po yung ikinaso nyo sa kanya? Physical po, kasi tinagat niya po ako. Parang binugbog kayo, ganun? Opo. Okay, so apparently may mga... allegations na. Opo. Okay, so madaming, may history, kumbaga. Opo. Ito pong teacher natin. Pero, curious ako, no? Ano yung kinagat? Kasi, parang, very, ano yun, Shari, ha? Sino po ang kinagat? Okay. Ako po. Ah, ikaw! Ba't ka naman kinagat? Pinagtulungan po nila ako, eh. Hindi na po akong, ano pong nangyari, ganun. Nung nakaalbitaw po, basta makita ko may kagat na lang po ako. So, kinagat talaga, no? Shari, so parang kakaiba. Pero ma'am, bakit po siya nagiging violent na ganito? May mga instances ba? Or may dahilan po? Yun nga po ang hindi po namin malaman. Bakit ganun niya, laging ganun siya sa aming pamilya. So, kahit po yung mga napunta lang po sa amin, kung ano-ano pong ginagawa niya, pwe, ganun so, lang po. So, kumbaga, hindi nyo naman siya pre-provoke? Hindi po. Okay? Pag nakita na lang niya kayo, bigla na lang siya naiinis, nilalight na lang kayo. Opo. Pinagsasalita na lang niya kayo, ganun. Opo. Kumbaga, wala namang trigger. Opo. Talagang gusto lang niya kayong pagdiskitahan. Parang pero kakaiba hindi, talaga opo, itong pero si hindi Madano. Natin malaman. Pero may mga dati po ba kayong alitan? Yun lang po, yung mga... Yung kaso? Siya po yung lagi nag-umpis. Tapos ito po, binugbog po siya, Buntis dati, po ako. Dati din, 2022. Pinagsusuntok niya po ako sa ulo, tapos sinuntok niya po yung tiyan ko. Nakarating po kami ng MTC, tapos po, umiyak-iyak po siya doon. Numingi po siya sa akin ng tawad. Akala ko po magiging mapayapa po dahil kapitbahay, pero hindi rin po pala. Ito yung pambubugbog sa inyo, ma'am? Opo. Sa akin po. Sa inyo, tapos yung kagat po. Opo. Grabe naman, ma'am. 2000... May medical legal po kayo dyan, ma'am? Opo, okay. 2020 po. So, ito po ay may mga pasapo kayo sa inyong braso, gayon din po sa inyong gita. Hindi. Braso lang po. Diyan, braso po. Shari, no? Parang meron pang ibang nagre-reklamo. Opo. Dito sa ating teacher. Opo. Kahit po ba yung mga nanay ng mga estudyante niya nagre-reklamo? Or may mga students din po ba na meron, nagre-reklamo meron sa kanya? May blatter po ba to sa barangay, ma'am? Opo. Meron. Ngayon po, yung pangyayari po nung 18, naging nag-post siya. Tapos naging viral nga po. Mm-hmm. Tapos kami, nung nanggulo siya, meron din po kaming nakapag-live po kami noon. Ngayon po, nirereklamo niya kami ng paninirang puri po sa barangay. Dalawa po kaming nirereklamo niya na gawa po nun sa pagla-live yung na-videohan daw po siya, na nanggugulo. Okay. So, well, ibang issue na yon, no?
kung may allegation din naman siya na kayo daw ay naninirang puri laban sa kanya, well, since pinarating naman na niya sa barangay, well, kailangan din naman niyang patunayan yon. Opo. Okay? Pero for now, hihintayin natin, ha? Ang dami pa palang ibang nagre-reklamo, pero would you be aware ano yung mga ginawa niya sa mga iba pang tao? Yung mga bata po ngayon ang inaano niya po. Anak ko, pamangkin po ng asawa ko, yung po ang inaano niya. Sa anak ko po, na ano po, natutulero po sa kanya kasi maglalakad po yung mga anak ko, bibilisan niya po ng e-bike. Pandalas po yung anak ko na pag-iwa sa kanya, mahuhulog po sa bangbang. Tapos po yung sabi po ng panganay ko, ma, munti ka na po mabangga si Ayesha, 2 years old po. Buti po nahila ko po agad. Tapos, actually, Tini, nakakurious na ako kasi ngayon, ma'am, gusto sana natin makuhanan yung panig ni Ma'am Bernadette kasi baka may nagtitrigger sa kanya kung ba't niya nagagawa. Pero gayon pa man, kung ano man yung rason niya, hindi niya dapat kayo saktan. Pero curious pa din kami at ni attorney kung anong... Damay nung bata. Yes, kung anong reason, kung bakit siya nagagalit ng ganun, mukhang malalim yung galit niya. Ma'am Bernadette Harumayan po, ay teacher po ng Lingga Elementary School sa Calamba City, Laguna. Ma'am Irene, magandang hapon, no? So, naiintindihan ko, kayo rin ay nagre-reklamo laban dito kay Teacher Bernadette Harumayan. Ano po ba yung mga naging karanasan nyo sa kanya? Sinasabihan niya po ako na mabaho daw po yung harap ko po pag dumadaan po kami. Out of the blue lang ba yun? Basta-basta na lang siya nagko-comment ng mga ganun? Or nasabi ba niya yun dahil may nangyaring hindi pagkakaintindihan? Hindi ko po siya kilala, sir. Nagsasabi po siya ng ganun. Ah, talaga? So, kahit hindi niya pala kilala, bigla na lang niyang sinasabihan ng kahit na anong medyo kakaiba yon. Ganon din po ba ang naging karanasan ng inyong mga kasama? Opo, ganon din po. Okay, no? So, apparently, parang walang pinipili etong teacher po natin. Sige, babalikan namin kayo, ha, Ma'am Irene Garcia. Pero wala naman siyang sinaktan sa inyo kasi yung mga nasa studio ngayon, last time, binugbog at kinagat. Kayo ba? Hindi kayo kinagat? Hindi naman po, sinasabihan lang po kami ng masasamang salita. Sir Harold, sa inyo naman po, ano po ang ginawa po ni Teacher Bernadette Harumayan po? Ako po yung nag-video po sa akin niya, ngayon po. Sinasabihan niya po ako ng masasamang salita, yung isira po sa barangay po ng Palingon na magdanakulo po ako, marami daw po akong kaso, dinakulo daw po ako ngayon sa ating tarin. Okay, so may attitude nga. May attitude. Pero sir, wala po ba kayong nagawa sa kanya o ano? Wala naman po. Ma'am Mary Grace, kayo ma'am, ano po yung ginagawa po sa inyo ni Teacher Bernadette, ni ma'am? Pag nire-reklamo ko po siyang gawa po sa anak ko po na grade 5, sinasabihan po niya ng bobo, tanga, saka daw po kaya daw po ganun yung itsura ng anak ko is anak daw po na lamang lupa. Tapos po, pag napasok po yung anak ko, nakikita niya yung malala, anak ko malala. Sa school. Too much. Ginagawa niya yan sa grade 5? Sinasabihan po niya ng pangit, saka po babanggain po niya na e-bike. Oh my goodness, no? Hindi pwedeng palampasin to. I can just imagine, habang nanonood ngayon si Congresswoman Jocelyn Turfo, naririnig niya yung mga ganyang akusasyon. Hindi pwede yan. I think hindi na maganda, attorney, na sinasabihan niya ng ganun ang kanyang estudyante, lalo na sa pang-physical na anyo nito. That's child abuse. Yes, attorney. Clearly, child abuse. Magandang hapon po, attorney Manalo. Magandang hapon din po. Ayan, sir. Magandang hapon po si attorney JV po ito po ng ACCIS Party List. Sir, ipinaparating po sa aming tanggapan ang isang teacher po, no? Teacher ng isang public school dito sa May Calamba. Si Ma'am Bernadette Harumayan. Okay? At apparently, itong si Ma'am Bernadette ay bukod sa nananakit, okay, siya rin po ay nandalait, hindi lamang ng kanyang mga kapitbahay, pero pati na rin yung mga bata. Okay? Hindi po katanggap-tanggap, no, na gawin ng kahit sinuman. Mas lalo na ng isang public school teacher. Attorney Jonas Anton Manalo, yan o, nag-agree po sa atin si Attorney Jonas. That's basic, ano naman, no? Hindi pwedeng gawin yan. Attorney Jonas, narinig niyo po ba kanina, sinabihan daw yung isang grade 5 student na kaya siya, kaya ganun yung itsura niya kasi anak siya ng lamang lupa. At ang pangit pa niya. Oh my God. Narinig ko po. Opo, ano pong masasabi niyo patungkol po doon, Attorney Jonas? Opo. So kung ganun man po, no, kung ganun yung statement ng isang teacher,
ay talaga pong hindi ito nararapat, no? Kailangan po itong panagutin. So, ang pwede pong gawin ng magulang ay iparating ito sa principal at sa guidance counselor. At para po makapag-execute po tayo ng intake sheet, yun po yung initial document na kailangan para maproseso po ang isang complaint patungkol sa child protection policy. So, yun po, natama po kayo na yun po ay isang case ng child abuse. So, para po umusad yung kasong yun, dapat po mag-execute tayo ng intake sheet, tinatawag. Kasi ang nangyari po kasi dito ngayon, ay tinatry din po namin i-contact po, no, yung principal ng paaralan. Pero tama ba, Shari, no, parang hindi natin makontak? Hindi po sumasagot sa mga tawag namin, Attorney Manalo, yung principal, gayon din po yung teacher, para maliwanagan po. Kasi, Attorney Manalo, hindi lang po yan yung ginagawa. Parang pati po yung sa mga kapitbahay po nito, eh, na nangangagat, nambubugbog, nananakit. Opo. Opo. Si ma'am po, na yung narinig ko po din kanina, no, nagkausap na po kami, yung buntis po siya dati at siya ay nasaktan ni Ma'am Bernadette. Opo, kilala po ako niyan dahil parang last week lang po ay nagka-meet din po ulit kami. At nagpa-follow up nga po siya sa case na i-file niya against Ms. Bernadette. Although ito po ay nangyari outside ng school, siyempre, hindi naman po na tumitigil ang pagiging guro ng isang guro pag lumabas siya ng school. Kaya meron po tayong kaso na conduct prejudicial to the best interest of the service. Ano po? So, yun po, tinulungan ko po siyang makapag-file ng kaso at in-elevate po ito sa regional office dahil ang regional office po ng DepEd ang siyang may disciplining authority sa mga public school teachers. So, yun po, maaari po siya ulit bumalik sa akin para makipag- usap, matulungan ko siyang mag-follow up po doon para mas mapabilis po siguro yung pag-usad ng kaso. Ayun. Opo. Attorney Jonas, no, naintindihan ko, si ma'am natulungan niyo po dito, pero sir, hindi lang naman din po siya kasi yung nabiktima dito. In fact, sinusubukan po naming kausapin, no, yung barangay po kung saan po nakatira itong si teacher, pero ang balita sa amin, pati sila daw sa barangay, sumusuko na sa ugali ng teacher. So, medyo notorious, kilala siya sa ganyang klaseng ano, ugali. Okay? So, Attorney Jonas, no, in so far po, no, in the administrative aspect na tinatawag, okay? Siyempre, meron namang rules of conduct. Hindi lamang po ang ating mga public school teacher, pero as a government worker. Okay? Yes, po, she is expected, no, na maging ehemplo, hindi na lang sa mga bata, pero sana maging sa komunidad na rin. Hindi nakakatuwa at nakakahiya, just to be honest. Attorney Jonas, ano, may ganitong nangyayari, no? So, ilalapit na rin po namin muna sa inyo, in so far as the administrative aspect, para magkaroon ng parang collective complaint laban po dito kay Ma'am Bernadette Harumayan. So, ilalapit po namin, no? Patulong na lang po kami, Attorney Jonas, para madraft na, magawa na yung complaint at magawa ng action. Yun yung kailangan dito, Shari. Yes po. Opo. Asasamahan na lang po namin ng reporter po ni Senator Raffy yung mga complainant po, attorney, sa tanggapan niyo po. Okay po. Super. Yes po. Maraming salamat po, Attorney Jonas Anton Manalo. Ito po yun pa man, attorney, regarding po sa child abuse. Ito po ay idadirekta na po natin sa WCPD po ng Kalamba, PNP. For criminal... Yes, for investigation. Yes po, Lalo and, na may mga evidence din naman po yes, sila. Yes, oo, yan. Yung mga... Pati yung defamation, yung oral defamation na ginawa niya, that is a separate criminal complaint. Okay? Kasi yung child abuse, yari, yun palang mabigat na eh. Mabigat yun, yes, yung child abuse. Sobrang bigat nun, yung child abuse. Okay? Kasi ang ating batas ay ang daming protection na binibigay sa mga bata. Mm-hmm. Di ba? May vow si tayo. Yung si po dyan ay children. Opo. Okay? Meron pang separate yung child abuse. Okay? So, mas mabigat pa yon. Okay? Pero bukod pa sa child abuse, no, base dun sa mga narinig natin sa kanila, pwede rin yung oral defamation. Okay? Yung mga panlalait niya, okay? Pananakot niya, or whatever na ginawa po ng ating teacher, pwede po nating ilapit din po yun, no? Gawan po ng complaint. Okay? So, I think, kailangan lang dumaan muna yan sa barangay, no? Kailangan dumaan po sa conciliation. So,
after ng investigation, kailangan natin dumaan po ng barangay, i-coordinate na lang natin si Shari, mm-hmm. assistihan po natin sila patungkol po doon, para later on, no, basa sa investigation, makapag-file din tayo ng complaint laban po sa kanila. Yes po. Oh, so meron tayong admin, okay? Meron din pong criminal liability. Kailangan niyang managot kung talagang ginawa niya yung mga ganyang kalokohan. Yung administrative case, ma'am, yun yung sa pagka-teacher po niya. Iba pa po yung ma'am doon sa criminal kung saan yung doon nga po sa child abuse na sinasabi nila attorney. Kumbaga, and also yung physical abuse, tama ba attorney yung ginawa po yung babubugbog? Ah, yun. Kung may, naiintindihan ko kasi parang meron ng korte doon eh, na-file na yung kaso ng physical injuries. Humingi po siya ng tawad noon. Kaya pinatawad namin. Kaya inulit niya lang niya. Opo. Aso tapos na. Napatawad nyo na kasi siya. Opo. Inulit pa niya. Inulit na naman po. Wag kasi tayo maging mapagpatawad masyado. Okay, lalo pag ganyang paulit-ulit. Mm-hmm. Minsan inaabuso 'yan eh. Mm-hmm. Ano po 'yan, ma'am? Nag-ano na po kami, nagpapakumbaba na nga po kami kasi parehas naman po kaming may pagkakamali. Ang pagkakamali po namin, sa kagustuhan ko pong matuldukan na po yung sigalot. Sigalot po namin. Nag-share po ako ng video para po makalapit po kay Sir Happy Tool po. Yun po pala may kaso po. Ngayon po, sabi ko po sa kanya, tigil na po namin para magka-meron po ng kapayapaan kami sa isa't isa. Pero ang ginawa niya po sa akin sa barangay, dinila-dilaan niya po ako, tapos sinigawan niya po ako, dinuru-duro niya po ako. Sabi niya sa akin, don't talk to me. Tapos tinatakot niya po kami na makukulong daw po kami, dadamputin na lang daw po kami ng mga pulis. Dahil po doon sa mga video namin po. Opo. Yan yung sinasabi niyo kanina na parang inakusaw kayo ng paninirang puri. Opo. O, ano na status nun? Sa barangay pa lang. Nasa barangay. Opo. Oo. Well, sabi ko nga sa inyo kanina, ibang issue yon, okay? Mm. Kung ano yung inireklamo niya doon, well, okay. Yung barangay magde-determine naman. Pero base lang, no, dumidepende lang naman kami ni Shari dito sa narinig namin from you. Kahit na sabihin natin may atraso kayo sa kanya, hindi naman po yung lisensya yan para gawin mo na yung ganyang klaseng pananakit, okay? Opo. Or pamamahiya, no? At pag ano ba tawag mo doon siya? Yung sinabihan niyo yung grade 5 student na pangit siya. Pangungut siya. Ibang level yun. Panlalait. Eh. Oo, yun talaga eh. Hindi lang. Ito yun kasi bata po yung sinabihan at estudyante niya pa. Yan yung classic example ng nakalagay sa batas na degrades the humanity, the dignity of a child. Yeah. Yun yung classic child abuse. Okay? Ma'am, estudyante po niya yung mga anak niyo? Hindi po. Bali, doon lang po sa ano, sa doon sa school. Sa school. Pero nakausap niyo po yung mga parents po. Okay. Oh, okay. Ay, yung mga parents. Oh, sige po. Ma'am, ilalapit na rin po natin to sa WCPD Calamba. And gayon din po, ilalapit na rin po natin kay Attorney Manalo sa DepEd para po magawan po ng investigation po ito. Okay? And ma'am, kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Ha? Opo, opo. Para po ma-assistihan po kayo ng aming reporter. Opo. Okay, salamat po. At Sir Harold, Sir Mary, ay Ma'am Mary Grace and Ma'am Irene, maraming salamat po at magandang hapon po. Thank you, Ma'am. Okay po. Salamat din po. Salamat po. At assistihan po kayo ng reporter ni Senator Raffy, no, para po matulungan po tayo sa pag-file po ng complaint laban po dito kay Ma'am Bernadette Arumayan. Ito pong teacher daw po sa Lingga Elementary School, Calamba. Kasi hanggang ngayon, tikom din po, kumbaga hindi din po nagbibigay or hindi po sumasagot ng ating tawag ang principal po ng paaralan. Para po sana malaman din natin kung ano po ang pahayag ng Shari. Isang principal. At gusto kong malaman kung meron na rin bang mga naunang reklamo laban sa kanya at anong ginawa niya as principal. Meron talaga. Ayun nga, oo. Okay, sige po. Magandang hapon po, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Okay. At mga kapatid, attorney, nasa studio po natin si Ma'am Arlene Donato. Lima po silang nandito. At si Ruby Cortez. At nilareklamo po yung dating kasamaan sa trabaho dahil matapos daw po silang hikayatin sa pag-invest sa isang negosyo, ay tinakasan daw po sila nito. Magandang hapon po, Ma'am Arlene. So, investment na naman, Shari, no? Nagsimula tayo sa isang investment, matatapos ata tayo sa isang investment na kaso ulit. So, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Arlene, Donato, Ruby, okay, at sa inyong mga kasamahan. Sige, maaari niyo po bang ikwento sa amin ni Shari, ano ba yung klase ng business na pinasok or ng investment na pinasok ninyo at magkano or at kung ano yung ipinangako sa inyo? Sir, actually po, iba-iba po kasi yung ipinangako sa amin. Ang GCash investment po
ano po siya, regarding po siya sa mga cash in, cash out, pay bills. So kapag nagpapa-cash in, cash out po tayo, meron pong patong. Yun po yung nagiging pondo, yung mga ibinigay naming pera, and then yung mga tinutubo po na ipinapatong niya sa cash in, cash out, yun po yung nagiging interest ng pera, sir. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Si Jay Sadel po ay nag-o-offer ng serbisyo niya para sa cash in, cash out. Yes, ng isang financial application. Kayo yung nagbigay ng nag-contribute ng pondo para magawa niya yung ganung klase ng serbisyo. Yes, sir. Kumbaga, so yung pinagbabayad niya sa mga siguro mga pay bills options, mga ganyan, yung load or send money. Yes, sir. Pera niyo yon. Yes, sir. At alam niya na tinanggap niya yung perang yon for that purpose. Yes, sir. Okay, at alam din niya may obligasyon siya. Siyempre, kikita kayo doon eh. Kikita siya doon na dapat yung... meron din siyang meron din kayong yes, matatanggap. Yes, sir. Actually, sir, may kasunduan pa po 'yun. Okay, so anong nangyari ngayon? Hindi po natupad, sir, yung sinasabi niyang for every 5,500 pesos. Pero hindi naman po kasi kami, hindi po kami after sa tubo. Ang amin lang po is basta umikot lang po yung pera namin. So kung magkano lang po yung gusto niyang ibigay sa amin, tinatanggap lang din po namin. Ang nagiging payout po is every 5th of the month. Okay. Pero first to third month po, okay. Pero after po noon, mga ilang buwan po, hindi na po siya nagbibigay ng tubo. Pero hinahayaan lang po namin kasi at the same time, ito pong tao na ito ay kaibigan din po namin. Magkano? No? Sabi nyo, magkano lahat-lahat nung nakuha niya sa inyo? Siya muna, sir. Nasa 100K po yung sa akin. 100K? Yes po. Laki naman nung pinuha ng mga to. Sa, ano, sa mga palwagan. Okay. Po. Ma'am, kayo naman, magkano? Ako, sir, nasa 30K pero 26 na lang ngayon. Ah, kasi may nabigay naman siya. Opo. Kayo po? 20K po. 20 at sa akin po 45 pero 40 na lang po kasi napilit ko po siyang magbigay ng 5K. Okay. At ma'am, kayo po? 23K po. 23. No? So malaki-laki rin pala, Shari. Jay Sadel? Yes po. Okay, Jay Sadel, narinig mo naman, no? Yung inireklamo ngayon ng inyong katrabaho. Una sa lahat, ang tanong ko, Jay Sadel, asan yung pera? Nakapautang po yung iba. Ah, napautang mo. Okay. Apo, kasi nag-bills payment po kasi ako dati. Hindi naman po maiiwasan kasi sa mga negosyo na may utang naman po talaga. Kasi po, sir, mga month of parang 2023, mga ganun po. Parang mga January, mga ganun. Nung time po kasi na yun, hindi pa masyadong sikat yung GCash nung time na yun. So, ako po sa sarili ko, nagka-cash in, cash out ako, bills payment. Pero ako lang po mag-isa nung time na yun. Siyempre ako lang po mag-isa, tapos mga magtutropa kami, mga magkakaibigan kami. Tapos yung isang member namin dyan, nagsabi sa akin na baka pwedeng sumama, makisali po. Nung time po na yon. Tapos di, syempre ako naman po, gusto ko rin naman po ng extra income nung time na yon. Di, sinama ko sila. Nung time po na yon, maliliit lang po yung pera nila. Parang 5,000, 10,000, ganun lang. Kasi nag-i-start pa lang naman po okay. Kami. Nung time na yon. Kami tatlo lang po yung magkasama nung time na yon. Okay naman po yung flow namin. Kasi kumikita naman po kaming malaki, kaming tatlo. Tapos ngayon, di, mga kwento-kwento na po. Hanggang sa, yung iba po, gusto na rin pong sumama nung time na yon. Bilisan mo yung kwento mo, Jay Sadel, kasi ang issue lang naman dito is asan yung pera? Ba't wala ka nang maibalik sa kanila? Opo, kasi sir, syempre po, ako po bumuo ng negosyo. Diba? May mali po ako kasi dapat lahat ng transaction, lahat ng kung anong nangyayari, sinabi ko sa kanila. Hindi ko rin naman po kasi sukat akala eh, na darating dun sa point na kahit ako, malulugi rin. Hinaharap ko naman sila, pumupunta sila dito, nakikipag-usap naman po ako. Paano ka malulugi dun? Eh, kumbaga kung cash in, cash out, di ba, tatanggapin mo yung pera, okay, itatransfer mo sa kanila, dun sa account, GCash account nila, so paano ka malulugi dun na may natanggap ka na? Yes, sir, exactly. Minsan po kasi, at ano yung expenses mo dyan? Meron tayo na, nagtayo ka pa ng sarili mong store para lang mag-cash in, cash out, ganun? Wala po siyang physical store, sa bahay ganito, lang po. Sir, halimbawa po, may magsasabi po sa akin, pabayad ng ganito, pabayad ng ganyan, babayaran na lang sa sahod. Ang nangyayari naman po minsan, bibigyan lang ako sa sahod, kalahati, ganun. Eh ako po kasi yung tipo ng tao, sir, kahit po itanong mo sa kanila, kahit kanino, sir, hindi naman po ako yung tipo ng tao na pipilitin kitang magbayad. Ganun. Pero ma'am ha? Lumaki na po siya ng lumaki. I-remind lang kita, Jay Sadel, kanina sinabi mo, kanina parang napautang.
Yung sir, salad, wala po siyang sinabi na may pinautang. Yes, sir. Pautang, diba? Narinig niyo ba yung kanina? Yes, sir. Yan din po yung sinasabi niya sa amin. Actually, sir, bilang kasosyo, kung talagang itinuturing niya kami na kasosyo niya sa isang negosyo, kagaya ng sabi niya, transparency. Hindi po niya yan sinabi sa amin na ipauutang niya ang pera, wala po siyang ibinanggit, at hindi po 2023 yan nangyari dahil 2022 po yan. Ngayon pong kinukuha na namin yung pera namin, sir. Ang sinasabi niya sa amin, hindi daw po makuha ang pera. Kasi dahil daw po, nakadeposit daw po sa pera nila ng asawa niya na nagtratrabaho daw po sa munisipyo. Yun po ang sinasabi niya sa amin. Jay Sadel, yung pera ba ay nakadeposit? Wala na po, sir. Wala na. Kasi sir, may pinasukan po akong parang isang group nung time na yun. Yun po yung sinasabi ko na mali talaga ako. Bakit hindi ko sinabi sa kanila? Talagang pagkakamali ko po talaga yun, na bakit hindi ko sinabi. Okay. Dapat sinabi ko sila kasi magkakasama po kami. Isabel, hindi sige ko naman po kasi sukat akalain din na darating po sa point na ganito. Pero kasi sabi mo sa amin na dati, anytime na pwede namin kunin yung pera, ibibigay yung mga bagay niya na ganito. Okay. Isabel, eto ha, kasi malaking amount din yung involved dito. Okay? Apo. So, etong mga katrabaho mo, lumapit sa amin, ang gusto lang naman talaga ng mga to ay may balik. May balik yung pera. Okay. Ano ang may offer mo sa mga limang to? Okay? Kasi meron silang mga hinahabol sa'yo. Ano man lang masasabi mo? Sir, add lang po ah. Marami kami. Sir, ay, marami pa kayo? Yes, sir. Yung iba po kasi wala dito. Wala pa po sila dito. Kasi, actually, sir, nasa 91,000. Yes, sir. Lahat po. Yes, sir. Meron po kaming kasunduan yan sa barangay, pati po yung kasunduan namin sa bahay nila. Actually, sir, kaya na kami dumiretso dito, sir, kasi po hindi na po siya nakikipag-cooperate sa amin. Lagi niya po sinasabi sa amin na wala naman daw po nakukulong sa utang, na kapag ikinasa daw po namin siya, ay aabutin po yan ng ilang taon, at nalaman din po namin na siya po ay nagbabalak na umalis ng Pilipinas nito pong mga susunod pa po na buwan. Hindi lang po namin alam. Kaya po nag-agad-agad na po kami pumunta sa inyo. Kasi okay po, wala po siyang so, sinabi sa amin okay na may balak may po siyang ganyan. Siya ngayon, hindi na kayo maniniwala. Hindi na po. Ah. Okay, so at least malinaw tayo, mapapabilis to, Shari. Sabi niyo kanina, meron kayo naging kasunduan. Yes, sir. At hindi naman utang. Yes, sir. Una po sa lahat, hindi po utang. Okay. Pero hindi niya pwedeng sabihin na wala nakukulong sa utang kasi it appears na hindi naman utang yung transaction. Yes, sir. Okay, so doon pa lang, mali na siya. Yes, sir. Okay. Pangalawa, ang sinasabi niya, na mapapatagal to, aabutin ng ilang taon. Yes, sir. Baka hindi niya kasi alam yung tinatawag na small claims court. Yes, okay, sir. Yung reklamo ninyo, pwede niyong i-file yan sa small claims court. In fact, hindi na nga kailangan ng abogado dun eh, sa small claims court. Papel yan. Sir. Paper submissions lang yan. De-desisyonan agad po yan ng korte. Okay? Mabilis lang po yun. Okay? Ginawa po yan ng Supreme Court dahil nga nire-recognize ng Supreme Court na madaming mga nagiging mayabang na masamang loob dahil alam nila na mapapatagal pa. Baka susuko na lang itong mga nabiktima ko yes, na to. Yes, sir. So, yun ang isa sa mga recourse natin. Yes. Ako po, sir, minsan nakakapagbitaw ako ng hindi magandang salita. Pero yun po, nasasabi ko lang po, dala rin lang po ng sama ng loob dahil sa mga kwento na naririnig ko. No. Alam po naman po sa sarili ko na may mali ako, pero hindi naman po ako masamang tao na ganun. Ma'am Jay Sadel, so in short, ma'am, kailan po maibibigay, ma'am, yung kakulangan po sa kanila, ma'am? Kasi para masamahan po ng staff po ni Senator Rafi, kailan po, ma'am, kailan po ibibigay? Nakikinig po kami ngayon, ma'am, dito. Ang hiningi po namin nun sa kanila hanggang Mayo. Hindi tagal po. Yun, ma'am, hindi pa payo si Senator Rafi niyan, Shari. At tagal. Sir, pasabihin ko lang po, sabihin ko lang po. May April last 2023, nagsasabi na po kaming kukunin na po yung pera namin. Pinangakoan niya po kami by June. Hindi po siya tumupad. Pero dahil kaibigan po ang turing namin sa kanya, pumayag kami hanggang December 29. Pagdating ng December 29, ang sabi niya po, naka-time deposit ang pera. Hindi pwedeng i-withdraw. Hinihingian namin siya ng certificate of time deposit. Wala siyang maipakita. Sharia, para lang maging malinaw, no? Yung small claims court, yun yung civil aspect. Okay? Para mabayaran, may balik na sa inyo yung pera. Okay? Pag-aaralan natin, no? Yung mga naging kasunduan ninyo, ano yung mga pinangako niya sa inyo. Okay? Kung may nangyari talagang panluloko, tingnan natin, baka pumasa din yan. Na criminal, ano, may criminal liability. Yes, sir. Okay? Kasi kung, kasi parang napapansin ko, yung demeanor.
nitong si Ma'am Jaisa del Season, parang wala siyang pakialam eh. Yes, parang ganito. Nakakaawa naman. Okay, itong limang nasa studio natin at yung mga iba pa nilang mga kasama. Okay? Hindi pwede, no? Hindi pwede, no? Pag-aaralan po natin kung maaari, ano pang ibang mga liabilities ni Jay Sadel, no? Kasi at bukod pa diyan, sabi niyo parang tatakasan na 'yun, maging ibang bansa na. Yes, sir. May nalaman po kasi kami lately, sir, na aalis daw po siya ng ibang bansa. Ayun. Sige po, ma'am, no? So 'yun po, no, yun muna yung mga recourses na meron tayo ngayon for now. Kasi wala rin naman tayong makukuha from Ma'am Jaisa del at kung mangako siya parang hindi na rin naman matutupad. Yes, sir. Okay? Pero inamin naman niya, yun ang mahalaga. Okay? Mm-hmm. So yun na lang po muna, Shari, no? And we will evaluate kung ano yung dapat, no? Or pag-desisyon na nila later, ano yung course of action na gugustuhin nilang gawin. Sige po. Ma'am Jaisa del, wag niyo po ibababa yung linya. Kakausapin po namin kayo na mga staff po. Sige po, ma'am. Bibigyan po namin kayo. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Ha? Thank you po. Okay. At maraming salamat po, mga kapatid, sa lahat po ng mga sumubaybay ng Wanted sa Radyo mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Muli po si Attorney JV Bernardes mula sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACCIS Party List. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Lahat at ako po si Shari Roman. Welcome po sa Bardagulan Serye. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol at syempre ang program po ito. Atid sa atin ng Robust Dietary Supplements Firmen, Diumatras at Tumayo sa bawat laban dahil sa Robust
Astig ka. Dalang robots po ay 70 pesos SRP per tablet. At meron din po tayong Robust Extreme para sa mababang romantic date kasama si Mrs. Ang Robust Extreme po ay 140 pesos per tablet lamang at parehas available at mabibili sa all leading drugstores nationwide at sa atin ng ATC Healthcare International Corporation. Yes. At syempre, nandito na po ang Fortune Pay. Skip long lines, pay bills online. I make sure na on time ako sa pagbayad ng bills. Kaya ginagamit ko ang Fortune Pay para online ng transaction at mabilis. Nakakatipid pa ako dahil may discount coupons. Available po ito for download sa Google Play Store at Apple App Store. So, saan ka pa? Fortune Pay na. Okay. Happy Holy Monday. Happy Holy Monday po sa ating lahat. And alam ko po na ang ilan po sa atin ay halos pauwi pa lang po sa kanilang mga probinsya. Mm-hmm. At ngayon po ay nata-traffic sa kahabaan po ng NLEX, SLEX. Pero please lang po, wag pong mag-counterflow sa Skyway. Please lang po. Wag po natin gawin yan. Okay? At again, mga kapatid, yung aming pong tanggapan, ang aming action center po ay sarado po ngayon, March 25 hanggang April 1. Mm-hmm. At ayun nga po, sa April 2 po, ang muling pagbubukas po ng aming action center sa TV5 Media Center, Reliance, Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayan, kung meron po kayong kilala o kakilala na gagawi po sa aming tanggapan, sarado po. Okay? And again, tripling ingat po. Alam ko po na ang ilan sa atin ay nakikinig pa rin ng Mula Wanted sa Radyo hanggang Bardagulan serye, nagpapalipas ng traffic. Mm-hmm. Okay, kaliwat ka ng traffic, lalo na yung mga bandang pa-south and pa-north. At yung mga nasa paliparan. Paliparan! Shala. Paliparan! Airport, sa mga pantalan po natin. Tripling ingat din po. Ayan, bilang mahaba-haba ang ating Holy Week. Yes. Ating bakasyon. So, lahat na sa bakasyon. Oo. Ikaw ba, saan kayo punta ng Holy Week? Mm. Ah, alam ko na. O nga, pupunta pala sa pag-uwag na pala. Sorry na, kasi dumog talagang gawin talaga. Pero I'm sure naman makikita kayo. Pag ngayon po, may post si Ma'am Sel, tignan niyo yung kanyang Instagram story, kung nasaan sila. I'm sure maraming OFWs ang matutuwa kung nasaan sila ngayon. Ako, saan ba ako? Sa bahay. Nasa mga braso niya. Hoy! Charis. Yung mga bata. Ay, di na bata yan. Gumawa 22, 24 na. Oh, hindi na bata yan. Pero baka nasa ano kami? Mga magtagaytay lang naman. Saan ka? Magpapaspa daw kami sa Tagaytay. Naku, alam mo yung Tagaytay na yan. Tama na! Tama na. Pero hindi. Nung wildflower pa rin. Anong nakita mo sa wildflower? Sige na, anong topic? Uy, Holy Monday today, new ha? New modern generation celebration, Holy Week. Anong nakita mo nung sa wildflower? Holy Week ka mo, Holy Monday. Ay, sorry. Ano muna tayo, magpakabait muna tayo. Magdilay-nilay kayo. Magdilay-nilay muna tayo. Okay. Nakikita na ng mga kabataan na ating guest ngayon. Kung ano ang... Piling ko akala nila masungit ako kanina. Kasi dere-derecho ako. Hindi, may ganong aura kasi si Madam. Mukhang masungit si Madam. Ah, okay. Sige, sabi ko sa'yo eh. May aura kasi si Ma'am Sel. Pag nakita niyo siya sa personal, mukha lang talaga siyang masungit. Mm-mm. Pero baliw-baliw talaga. Mas baliw ako. Mas baliw ako dito. Lalo na pagpuwet ako. Pag nakita niyo talaga, man ba ito? Ano bang ginagawa mo? Sabit. Pero... pag off-cam talaga, ewan ko talaga, mabaliw ka talaga at kakatawa din. Uy, iba na naman yung sapatos mo! Ano yan? UGG. Australia galing. Oh, di maganda. Di matibay, no? Di tumatagal. Di tumatagal pag sa Australia. Oh, okay. Gawa ba sa balat ng kangaroo yan? Gawa sa balat niya. Hindi tumatagal. Okay, alam mo, mga kapatid, meron talaga tayong pag-uusapan. Ito yung How Modern Generation Celebrates Holy Week. Kung saan, makakasama po natin ang ating mga guest, intern, and slash host, slash mga magiging segment producer na din, nakasama ni Jam and Jules.
si John Brendan Bautista, si Kate Kubkubin, si Ella Kilor. Si John Brendan po ay taga Kabuyaw, Laguna. Si Kate ay taga Gentry, Cavite. And si Ella ay from Bacoor, Cavite. Ayan. Welcome sa Barda. Hello po, Miss Shari. Hello po, welcome po. Ayan. Kasi sila po ngayon, mga kapatid, ay intern natin. True. Sa Wanted sa radyo ngayon, sa Raffy Tulfo in Action. And then actually, ilang beses na namin silang na i-invite dito, kaya lang medyo nagkakagulo ang mga schedule. Kaya ngayon lang sila nakaupo. Kamusta ang pag-i-intern sa Wanted? Siguro ikaw muna, Ella. Masaya naman. Lapit nila lang yung mic sa'yo. Ayan. Ayan. Masaya naman po. Ang dami kong experience. Parang na... hindi masaya. Eh. Hindi, masaya talaga ako. Chusera. Nansyo-nansyolant po ang ating kaibigan. Nansyolant. Masaya ano po. Ano ba yan? Uusan na naman yung nansyolant na yun. Ano ba yan? Mga term na naman ng Gen Z. Mama-explain natin. Ano yung... Ikaw naman, Kate. Ayun ma, medyo pagod lang po sa BI, pero masaya naman po. Hindi, pagod sa RTIA. Sa RTIA, ma'am. Sa production, ma'am. Kasi, syempre... Nakita mo na, na-witness opo, mo. Opo, ma'am. Kitang-kita lahat. Yung pre-production hanggang production, yun po. May pre-production pa pala yun. Okay, ikaw, Brendan. Ito si Brendan. Ano to eh? Runner ko to si Brendan sa TV5. Ikaw naman, Brendan. Ayun din po, nagkaroon po ako nung... Mas na-appreciate ko po yung pre-prod stages ng production. Mm-hmm. Opo. Pero syempre po, pinaka-nag-enjoy pa rin ako dun sa mismong production. Si, kayo kasi is, tama ba? Si Brendan kasi nakita ko kahapon nagka-car dyan eh. Mm-hmm. Nakapag-car dyan na kayo kay Direk? Opo, nakapag-train na po kami once. Ikaw? Ako hindi pa po. Ah, okay. Try mo bukas mag-car dyan. Opo, sure po. Oo, bukas. Agad-agad bukas. Oh, agad-agad si SRT nakaupo. Ingat. Hindi, wala pag, pong 2 PM. Pag si SRT ingat kasi kayo. Hindi tayo allowed na humawak yung mga intern ng car dyan kasi si Sir Raffy yan. So mabilis kasi yan magbuton pag si Sir Raffy. Kailangan si Direk lang. Kailangan DJ ang upo. Pa-DJ na nga si Direk eh. Uh-huh. Direk, ganyan-ganon. Flash to ganito. Pak-pak-pak-pak. O, salpak. Bawal umihi. Ganon. Ganon si Direk. Pero nakita nyo yung... iba't ibang storya. Actually, madam, sila yung naghahanap ng tulong cases. Mm. Yes. Nakita niyo yung iba't ibang storya, emosyon sa loob ng action center. And anong masasay niyo doon? Opo, ma'am. Actually, pag nagbabasa po kami minsan ng mga PS natin, ma'am, medyo nakakagulat po yung ibang reklamo na halos lahat ng reklamo parang idinudulog agad nila sa Raffy Tulfo. Kahit maliit na problema, yung kaya naman isolve sa barangay, mga ganun man. Pero, syempre ma'am, di naman natin masisisi, syempre, Senator Raffy yan, di ba? Sino ba naman yung ayaw ng masolusyonan agad yes, yung problema? Ikaw, Ella? Same po kay Kate na tuwing nagbabasa po kami, halos lahat nga po ng problema, dinudulog po kay Senator Raffy. Yung iba nga po... Ano yung worst na nakabasa or nakita nyo na eksena doon sa Action Center? Yung sa nababasa ko po, so far, rape po and murder. Okay. Ikaw, Kate? Ma'am, yung sa ano ma'am, yung worst. Meron po kasi last time na parang medyo nagwawala na girl doon. Yes. So, ano doon ka na pala noon? Opo, ma'am. Sinama po ako ng supervisor namin, ma'am. Sav. Sinama po ako doon sa, para i-handle si ate. So, ma'am, medyo nagulat lang ako na totoo pala na may mga nagiging irate na... Yes. Yung na-complainant. Kala ko, ma'am, OA-OA lang yung sinasabi na iba na, uy, may nagwawala. Tapos paglabas ko, hindi pala talaga mapigil ng guard, ganun. Yun yung, ma'am, yung mga pinakita ko sa'yo. Na, ma'am. Yun yung pinakita ko sa'yo na nagwawala yung girl. Kasi gusto niya makausap si Senator, which is mayroon naman tamang process. Mm-mm. Ikaw normal naman, na yun. Kaya hindi na dead man ako. Ikaw, Brendan? Siguro yung mga nagpapadala ng lupa. Kasi... medyo common sense na po yung mga complaints sa lupa na
ilalapit mo lang talaga sa attorney yung ganong cases. Ah, yes, eh. Kaya yun yung sinasabi namin na kapag lupa, ari-arian, sanlaan, or any property po, kailangan po talaga natin na ng legal advice from the attorney. Si Senator po kasi is Senator, so mas maganda po, ay may nagbibigay na ng legal advice. Pwede naman po kayong lumapit sa public attorney's office, libre po yan, wala naman pong bayad. Pero going back to sa, doon sa sinabi ni Kate, na-witness mo na may mga iba dyan kasi popost ko kayo, ganito ganyan. Popost ko kayo na hindi niyo ako tinulungan. Actually, ganun siya, ma'am. Parang sinasabi niya nun, sige, video mo, wala akong pakialam. Parang, ano lang, ma'am, ang hirap kasi, biruin mo, ma'am, lahat ng guard nandun na, tapos pati yung mga tanod at kinontak may na mga nila. Tanod na at may mga polis. Kasi nagtitretch siya na, papakita ko kung gano'n nyo ako inaano dito, gano'n. Pero wala naman kami ginagawa. Which is, nakita nyo naman yung iba sa baba, talaga nag-iiyakan na, nakapila talaga, very behave sila. Kasi alam naman nila na hindi lang isa ang tinutulungan. Nakita nyo kung gano'n kadami. Opo. Bugso talaga, ma. Oo. Tapos yung ilan, minamaliit kasi yung referral letter. Opo. Diba? Ayaw nila, ma'am, ng ano, i-refer sila. Gusto nila, solusyon na, ere na. Oo. Ganun. Tapos may mga iba na magpo-post na referral letter lang ang binibigay ni Senator Raffy. Hindi po ganun lang yon. Actually, may isa po kaming kinokontak na isang island sa Zambales. Uh-huh. Na nagkaroon ng ilaw or ng kuryente dahil sa referral letter na binigay ni Sir Raffy. So, wag po nating maliitin yung referral letter. Hindi ko alam kung bakit yung iba is ginagawa ng issue na hindi naman po pwedeng pagkasyahin natin ng halos 800 na complainant sa isang... Sa dalawang oras. Okay? Ang ginagawa pong proseso niya, nakita niyo naman, di ba tinatawagan? Yes, ma'am. Uh-huh. Tinatawagan. Sino na ito, pinapatukol ko si kami, Brendan. Ma'am. Lahat po kami pinapakol ka. Experience naman po. Oo, pinapatawagan namin yung nire-reklamo. Ano po bang nangyari? Bakit po ganto ganyan? Si Brendan, pinapatawagan ka nung kailan kabit yung tinawagan mo, di ba? Oo, tapos yung ayaw magbayad din, pinatawag ko sa kanya. Hindi po namin... minamaliit yung mga problema ninyo. Kaya nga po, ginagawa po namin lahat. Tinutukol si Sav, katulong nyo. Tapos, binibigyan kapag kunyari, na settle naman, na natawagan naman, nabibigyan na natin ng referral. O ma'am, ito na yung referral. Nakausap na namin nare-reklamo, nakausap na namin sa chairman, magkikita na po kayo doon. True. Gayon ang ginagawa po namin. Hindi ko alam bakit may mga ilang nakakalabas na issue na hindi po namin tinutulungan. At wala pong power yung referral letter. Diba? So, ang ganda lang kasi yung mga interns po. Anong school pala kayo? Sorry. De La Salle Dasma po. Oh, sorry. De La Salle. De La Salle Dasma. Ang course nyo is? Communication. Okay. Tapos, ang nakaka-stress dito, 400 hours sila. Ay. dito na talaga sila mag-work. Parang two months and a half. Mabilis na lang yun. Mabilis na lang yun pag nandoon kayo sa wanted. Paglabas nyo dito, ano na kayo? Iron Man. Oo. Actually, yung mga staff namin, mga ano din yan eh. Galing sa intern. Mm-mm. Yung ibang staff dyan. Isang reporter natin, si Ruby. Intern ko lang yun dati, reporter na ngayon. Wow. Oo. sila Marjorie. Sa Tarlac State University ata sila. Dating intern ng wanted, kinuha natin. So, researcher na sila ngayon. Marami dyan. So, pero kung kayo ba is pagpipiliin, okay ba sa inyong mag-work kung sakaling makita nyo yung stress, very stressful na environment ng work namin? Sa akin, ma'am, okay naman kasi, well, ma'am, share ko na lang din po, no? Aside po kasi dito, actually, kinoconsider ko na rin po magtuloy dito after graduation. Kung hindi po dito sa government, so parang hindi naman masyadong nalalayo, public service naman pareho. So, yun po. Willing ako, ma'am, sorry. Pero di ba, nakakapagod din. Pero wala naman tayong choice kasi yun talaga yung pinasok nating trabaho, public service talaga, di ba? And at least sa murang edad ninyo, actually si Kate, tama ba? Apo. Graduating ka na ba?
Opo, ma'am. Classmates po kami. Kaso, ma'am, ano, shifty po kasi ako, kaya medyo... Swifty, charity. Muntik na, ma'am. Muntik na. Kaya po, medyo matanda ako sa kanila. Ah, oo. Kasi yung age mo kasi, kasing age mo si Chloe. Mm-hmm. Yung staff natin, si Chloe, or, si Sav. Oh, yung rubas natin. Kailangan natin yung rubas na yan. Okay. Tapos, ang ganda lang, kasi mismong sa intern na po ng Wanted na nasasabi talaga na hindi po din biro din yung mga pinagdadaanan din ng mga complainant natin doon. Kasi may mga ilan doon, pila talaga, no? Nakapila talaga. Tapos, i-interviewin isa-isa. Hindi ibig sabihin nun is, hindi na namin tinutulungan yan. Again, may referral letter po tayo na may proseso din po. Tinatawagan namin complainant, tinatawagan namin yung pagre-referan, gayon ang ginagawa po natin. Ngayon naman, Holy Week, saan kayo? Sa bahay lang po, with fam. Ikaw, Kate? Bahay lang din po, ma'am. Ikaw, Brendan? Usually po, nag-out of town. Ang sakay na punta? Opo. Dati po kasi wala pa yung Skyway. Madalas nasa Pangasinan lang kami, yung province ng tatay ko. Ah, taga Pangasinan. Opo. Pero itong mga nakaraang taon, nag-aanob na po kami kung saan-saan. Ngayon, sa north. Ngayon, saan kayo? Parang LU po ata. Ah, wow, LU. Saan naman kami dyan? Pero good luck sa LU, ha? Kasi kahit, oo, diba, kahit hindi naman Holy Week. Daming tao. Daming tao. Nga, parang 1 month before, nag-book na po kami. Pero yung main resort na gusto namin, wala na agad. Ah. Ganun siya kabilis. Okay. Kasi nilulubos-lubos din yun. Pahinga eh. Ikaw naman. Wala, sa ano lang po kami, sa bahay. Kasi yung mother ko po, ano, taong simbahan kasi, ma'am. So, bawat, hindi po siya gumagala, ganyan. Doon lang kami sa bahay, ma'am. Nagninilay. Ah. Buong week? Opo. Hindi po talaga kami umaalas kapag Holy Week. Oh. Pero kung papipiliin ka, saan mo gusto pumunta? Gusto ko po out of the country na agad. Ah, no, kasi ano eh, 'di ba? Nasa bakasyon din lahat ng Pinoy. So, feel ko kahit saan ako pumunta, may tao. So, alis na lang ako ng bansa. 'Yun. Kaso, 'yun nga. Wala. Oo. Tsaka problema natin 'yung budget day. Opo, 'yun talaga 'yun. Yung talaga yun, madam. Sad, no? Sad talaga. Dinahilan ba yung schedule lang na? Wala na pala. Sad, no? Di, pero alam mo, kung ako nga, kung may pera lang talaga, why not, ah? Di ba, ma'am? Hindi lang gusto pupuntahan nyo. Wag lang talaga wag doon, lang. Mi. Wag lang talaga doon. O no, kahit kabilang no. Bayan, wag talaga doon. No, talaga. Takot talaga. No. Siguro, ano, gusto ko mag-Vietnam. Vietnam. Wow. Lipat ka na doon, gagawa ka na ng sabaw. Parang sarap, no? Vietnam. Hindi kasi mura lang daw sa Vietnam. O kaya, ano, Indonesia, ganun. Kasi sa Indonesia, marami ring dagat-dagat, di ba? Bali. Oo, sa Bali. Yes. Bali, oo. Bongga. Oo, tapos yung mga, tama ba? Or Thailand yung maraming cozy-cozy. Pareho lang ata, ma'am. Both lang po. Ganda. Hindi, mas maganda pa rin sa Pinas. Truth. Grabe ang mga ano dito, yung mga dagat dito. Kakaiba din. Yung iba dyan, usually north eh. Actually, ang maganda kasi sa north, kaya yung mga iba nating kababayan na pumupunta ng north ngayong Holy Week, yung daan kasi diretso lang. Opo. Ang sarap i-drive pag north. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang eh. Pag south kasi may bituka ng manok pa dyan. Tapos yung Quezon, hindi nauubos. True. Sabi ko nga na natulog ako, na naginip na ako lahat-lahat, nagkaapo na ako sa panaginip ko. Pagising ko, Quezon pa din. Diyos ko, Panginoon. Sabi ko, hindi nauubos yung Quezon. Kaya yung iba, mas preferred na north. Pero alam mo, gusto ko i-try din mag-vacation sa south. Doon nag-south na ako, pero ang Cagbalete Island lang naman yung napuntahan ko. Saan po eh? South din. Quezon? Quezon yata pa, yan. Oo. Pero maganda kasi sa south din. Okay. O, kaya lang yung ano, kung diretsyong daan at kung gusto mo na maganda-ganda ang pagdadrive mo. North talaga. Pero ang south naman, magaganda rin naman dun. Meron pa, Batangas. Madami beaches doon. Madami Laguna, oo. Madami kong marerecommend dun. Daming resort.
hot spring. Ayo nga, mag-recommend ka nga. Opo, ma'am, Kaliraya. Kaliraya. Yung man-made river. Ay, wait. Ay, man-made lake. Yung floating. Yun po, ganda po doon. Pero maano po siya, makampsite, ganun. Hindi siya yung beach. Floating cut. Talagang ano siya. Ayun ba yung parang may mga spring-spring, ganun? Hot ay, spring pala. Po. Pero ano na po yun ata. Laguna pa rin, pero Pansol area na po ata. Ano ba nauuna? Pansol ka, Kabuyaw? Pag galing po kayo dito, Kabuyaw sige, muna. Sige, kaya niyo yan. Pag galing po kayo dito, Kabuyaw muna. Madam, uwian siya ng Kabuyaw, Laguna. Sino? Si Brendan. Ah, ganun? Uwian siya. Iba trip mo, ha? Grabe siya. Ilang oras biyahe mo? Mga 2 hours lang naman. Naalis po ako 6. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Hindi kasi tas ang school niya, madam. Pero isang sakay lang yun? Or maraming sakay ka? Marami-rami po. Bus tsaka MRT yung main na sinasakay. Ba trip mo? Bagay ka nga sa RT, mabo patience mo. No. 2 hours? Layo. Ba't tayo mo i-consider mag-rent na lang dito? Kasi ganun din yung pinapamasahe mo, ganun. Puro ano po kasi 6 months contract. Oo. Long term po. 6 months lang naman yun. Baka 1 year. Eh, di pa naman po ako sure sa kung anong gagawin mo. Sa life. Medyo lost. At is honest na siya sa'yo, madam. Hindi niya alam yung gagawin niya sa life. Brenda. Tama ka naman. Tama. Tama. May pressing news kang lalaman. Oo. Binabasahan na ako ng researcher natin ng Batas eh. Sabi, Article 2, Section 6, the separation of church and state shall be inviolable. Huh? Okay, pero... Huwag siya umiipal doon. Sorry. Pero ikaw, Brendan, dito sa TV5, uwian din kayo, di ba? Hindi. Opo. Kasi yun yung nagtatanong din si Saf kung may alam kami na ano eh, na dorm. Madami dyan sa Laguna, ay sa Laguna, sa Mandaluyong ha. Opo, nagtingin-tingin nga po kami kaso parang nanghinayang po kami dun sa 6 months na minimum contract. Kung gusto nyo, subukan ko hanapan kayo dyan sa may... Gusto nyo Tagig? Kung malapit naman po sa MRT, okay lang siguro. Oo. Marami dyan sa Makati, Tagig. Ano, pwede naman po. Unlike dun sa ano, sa inuuwian nyo. Imagine yung... Kaya kinonsider ko na rin yung mag-rent. Kasi yung pagod, tas yung pamasahe, of course, medyo nakatipid ako. Okay. Hindi rin pala, kasi may monthly rental. Okay. Pero kasi yung pagod, alam mo, pag, di ba madam? Kasi pagod ka na sa, well, yung work kasi natin nakapagod. So. Tapos, ang inuuwian ko pa dati, Commonwealth, halos boundary na kami ng Fairview. Ah, kaya, pagod na pagod ako sa biyahe. Eh, dito, magkano? Pagod ka? Hindi talaga. Ay, hindi pala. Sorry, hindi pala pwede mapagod. Bawal mapagod. Kaya, ang ginagawa ko is rent na lang. Tapos, magkano lang din naman yung Grab 150, 150. Ganun. Ay, sayang lang din po yung oras. No? Oo, yun nga eh. Ma'am, oras instead talaga. Na, ano mo, itutulog mo na. Or ipapahinga mo. Or makikipag-meet ka yes. Na. O kaya, malapit ka lang din naman sa BGC. Hindi mag-walk-walk ka na lang dun. Or jog-jog. May makasalubong ka. Kaya lang, hindi ko na magawa talaga. Pagod talaga eh. Tawid lang kasi kami ng... May makasalubong ka, mare. Ha? May makasalubong ka. Ay, dili na tayo mag-talk. Dili na. Okay. Pero, ayun nga, mga kapatid. Maganda yung sinabi ni Brendan. Kaliraya po. Kaliraya. Oh, kalma. Uy, alam mo ba sa wanted sa radyo, sabi, nag-aabos na yung misis niya. Dahil doon? Tapos sabi niya, Bibi, kalma. Sabi. Naul, kinakalma. Ngayon, Kaliraya and ano pa? Yung Pansalo kasi medyo ano na dinadagsa. Siguro yung ano, pangalan, yung Pangil, tsaka Pakil. Marami po doon mga hindi sila masyadong napupuntahan na waterfalls, ganun. Wow! Lalampas po kayo ng Pagsanhan kasi yun po yung sikat doon. Eh. Ano ba yung Pagsanhan? San ba yung Pagsanhan? Yung Pagsanhan Falls. Pagsanhan Falls, san ba yun? Maraming Laguna falls din, sa Laguna, di ba? Opo, ang dami po talaga. Oh. Sayang. Marami ding nafo-fall. Wag na magpunta ng Laguna, madami palang nafo-fall.
Sabi nga ni Papa eh. Ibag. Sabi niya kay Grayson. Ay, nakita. Ano yung gift niya? Ano yung gift niya? Shoes. Aww. Ang ganda ng shoes ni Grayson. Alam mo bakit? May shoes din yun si Idol, di ba? Dior? Mm-mm. Pareha sila, kaya twinning. Sila. May yung suot kasi ni Charles Leclerc, ganun din. Mm. Oo. Una ko napansin yun. Sabi ko, ay, for the shoes naman pala, may shoes naman si Idol. Ayan, yung ibang sila kasi is more on stay at home lang, magnilay-nilay. Ito si Brenda, yung family niya is maglalaon yun. Pero yung ibang... Ah, sorry. Pero yung ibang generation kasi ngayon, yung mga ibang kabata... Gami mo kaming sinisigawan. Kuya Ronnie ba yun? Kuya Ronnie. Ay, yung best, lang. Best friend yun. Anong game mo ngayon, Gami? Plants vs. Zombies na, ka naman, oh. Hindi yata, wala yata. Si Kuya... Kahapon ba yun? Wala si Kuya Ronnie nun. Kuya Ronnie. Naglalaro siya ng game. Nahuli na naglalaro ng games. Nag-aano pa eh. Dumidepensa pa eh. At mga kapatid, sa mga nais pa rin pong humabol sa mga malls ngayon, malaking tulong po, of course, ang Move It. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Move It Discarding Tapat. Ayan, napaka-reliable ng Move It app. Mag-download na po kayo sa Google Play Store and sa App Store. At of course, yung Move It natin, safe po at less hassle. Para po sa mga may pupuntahan ngayong araw na to, ayan, mag-download na po kayo ng Move It sa inyong mga phone at gamitin na po ito. Very reliable and less hassle po ang gumamit ng Move It. Okay. Ay, ingat kayo mga kapatid ha, kasi parang may advice din kasama sa advice ng PNP na kapag tayo po ay mag-out of town or out of the country ngayong Semana Santa. Siyempre talamak din dyan yung mga... Yes, hindi po nagpapaawad dyan kahit anong Holy Week, walang Holy Week dun sa mga taong masasama ang loob. Masasama ang ano? Balak, may mga masasamang loob, masasamang balakin. So yung na-advise ng PNP, kung maaari, syempre, dun pa rin kayo sa pinagkakatiwala ang kapitbahay ninyo, i-check-check lang. And wag niyong i-post kung nasaan kayo. Exactly. Kung nasa pwede naman mag-post, kunyari mga general na checked in at La Union, kunyari, ganun. Pero La Union lang, walang specific na hotel. Mm-hmm. Mag-ingat din, kasi yung iba po kasi, ma'am, na nalulooban. Mahirap na. Mm-hmm. Baka pag uwi nyo, wala na yung ibang gamit. So, mag-ingat din po tayo sa ganyan. And of course, syempre yung mga saksak, gas, yung hindi ko pwede makalimutan eh. Oo, oh, oo ah. Dati nasa TV5 na ako, nakalimutan ko. Babalik ka talaga sa nanay. Dati nakarating na ako ng TV5. Tapos naisip ko, natanggal ko ba yung saksak ng rice cooker? Alam mo, bumalik talaga ako. Natanggal ko naman. Di ba nakaka-bad trip? Nakaka-bad trip kasi talaga. Kasi dapat on the way ka na eh. Tapos... Hindi, minas sa TV5 na talaga ako. Bumalik pa talaga ako ng bahay. Tapos doon malas. Tapos nakita ko, ito mo talaga yung katang. Tapos alam mo ba nangyari kahapon? Sa sobrang pagod ko. Kasi sunod-sunod yung taping eh. Bakit ko pagod kahapon? Taping ng Barda. Ah, tapos nag-gabi live ka. Show. Tapos may taping ulit ng gabi. Ah, nag-live show ka? Mukha lang hindi. Anong nangyari? Pag uwi ko, di magsha-shower na ako. Hindi ko alam kung bakit kinuha ko yung susi sa susian. Tapos dinala ko sa CR. Sabi ko, anong bubuksan ko dito? Pagod na pagod talaga ako. Tapos alam mo yung campaign ni Ral. May isang beses, sobrang pagod ko nun. Nilagay ko yung damit ko sa basurahan instead dun sa dirty, ano. Dirty. Talaga, shinot ko sa basurahan. Ginanong ko pa. Pahinga mo yan. Tapos sabi ni Mami, ba't tinapon mo yung damit? Ba't tinapon? Nilagay ko dun sa ano. Hindi, yun yung damit mo nasa basurahan. Sobrang pagod kasi talaga. Kaya nga, alam mo, ang gagawin ko sa Holy Week. Ayun nga, siguro baka magpas pa lang kami ni... Jozun sa Tagaytay. Kasi gusto nga niya. Tapos, gusto ko mag-iwan ng wallet. Oh. Hindi na iiwanan. Iba kasi na iiwanan. Minsan kasi. Iba na iiwanan. Ano? Wala na. Kahit anong iwan ko, safe na ako dun. Mark, safe na ako red dun. Red flag. Ayun, baka Monday, yun lang, mag-ano lang, mag-papa... Something spa. Lang. Gana pa nga siya eh.
Ako pala. Sabi niya lang, ikaw na maghanap, ako na magbabayad, maghanap ka lang, hindi ko na kaya maghanap. Ah, okay, ganun pala yun. Tapos, ayun, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, magninilay-nilay na lang sa bahay. Yeah. Lalo na Black Saturday. Hindi. Ay, opo. Walang magninilay-nilay. Ganun na lang ako sa bahay. Tapos, ayun, mag-gigitara lang ako. Tapos, magbabasa ng books. Ang dami kong pero books. Pero ma'am, kung kayo po ba, anong mas gusto niyo pag Holy Week? Yung... Siya pa din. Naman. Siya pa din. Siya pa din. Pero kung sa akin, syempre sa bahay lang. Pero kung walang... At saka ngayon, masarap i-enjoy ang Manila. Mm-hmm. Sige nga ma'am, paano ba? Paano naman i-enjoy? Hindi, kasi... Walang tao, walang masyadong tao, walang traffic. Walang traffic eh. Ang traffic na lang dyan is yung mga pa-exit na ng Balintawak eh. Diba? Tapos, more on south, medyo traffic na. Pero yung EDSA, Commonwealth, walang traffic. Laman. And meron tayong advice ha, yung mga mall hours. Mag-iiba for Holy Week. Asan ba yun? Oo, parang mostly purong mga sarado talaga is Holy, Thursday, Friday, pero bukas na ng Saturday and Linggo ng Pagkabuhay. Sunday, Easter Sunday. So, yung mga hahabol sa mall, mag-grocery, may mga ilang malls po na sarado na po ng Thursday and Friday. Ayan. Hindi ko lang alam sa province. Di ba natanong mo kung paano natin may enjoy yung mga nandito sa Manila? Ay, magbasa ka ng... Ewan ko. Siguro kasi inaaral ko na ulit magbasa ng libro. Tapos, gitara. Time. Oo, magigitara lang ako. Ang dami mong time, Carmen. Oo. Tapos, ayun. Alam mo, maganda. Ayusin mo yung damitan mo. Me time. Me time na me time sa Holy Week. Sa bagay. Ayusin mo yung damitan mo. Linis pa ng kwarto. Linis ka ng kwarto. Siguro yun lang naman yung gagawin ko. Tapos, kumain. Matulog. Kumain, matulog. Kumain lang. Tsaka katapat mo rito, init eh. Kumain lang. Nang ano, pagkain. Nang maraming pagkain. Mukbang. Ganon. Ano ba yun? Sinasabi ko? Ano ba sinasabi ko? Maglinis. Ay, maglilinis. Diba? Tapos mag, laba ka kung ano-ano. Yung mga hindi mo nagagawa ng normal na araw. Diba? Sobrang busy. Tapos, pero kasi kayo, sa work kasi namin, hindi may iwasan talaga, may work pa din. Kahit nasa bahay, baka, of course. Hindi pwede maging kampant. Hindi talaga. Pag may tumawag na. Anong ringtone ni Papa sa'yo? Pag tumunog yung Viber ko siya na yun. Eh. Kasi naka-emergency bypass on si Sir Raffy. Kaya kahit naka-do not disturb ako, pumapasok yung call niya. Sabado, alas 10 ng umaga. Hello, sir. Tulog ako nun eh. Tsaka alam mong pinaka-effective para magising ang lasing. Patawagin mo si Papa. Oo. And then, na-try ko na yun, ha. Mm-hmm. Minsan, parang alas 10 ng gabi, tumawag si sir, or 10:30, tumawag si sir, eh, nakainom na ako. Wala. Diretsong-diretso yung utak ko, eh. Yes, sir. Ay, yung follow-up po ng ganito. Opo, sir. Ito po nangyari, sir. Diretso. Diretso talaga. Wala yung tama. Ay, walang alak talaga sa katawan ko. Tanggal yung alak. Pag si Sir Rami talaga, uy, walang hangover. Ganon. Kaya nung Sabado, tulog ako eh. Tapos tumunog yung Viber ko. Eh, naka-do not disturb. Pag tumunog siya, alam ko nang siya yun. Kasi siya lang naman. Kasi talaga. Siya lang. Kahit na nanay ko, hindi nakakatawag sa akin. Kahit yung jowa ko, hindi. Siya lang talagang naka-emergency bypass on. Tama, di ba? Kasi ayaw niya nang hindi sumasagot. Ayaw sobrang niya. Hate niya yun. Pag... Unahan ko na kayo. Oo. Pag naka-dalawang tawag si sir, ay, naku talaga. Ewan tsaka ko ayaw talaga. Niya nang hindi siya sinasagot. In person. Like, pag tinanong kanya, dapat, ayaw niya na paulit-ulit. Dapat yung ears mo sharp pag may inutos sa'yo. Eh, minsan hindi sharp talaga yung utak ko talaga. Ayaw niya yung, ano po ulit yun? Ah, mabibusin sa'yo. Tsaka ayaw niya masyadong mainay yung boses. Oo, tsaka ano si sir? Kailang? Ano? I'm so excited for you guys tomorrow. First time Manila bukas. Hindi, nakita niyo na si sir, di ba? Nakita na po. Pero naka-work niyo na. Hindi ka po. I'm so excited for you all. Oh, pero si sir naman, pagtrabaho talaga kasi trabaho siya, nakita niyo naman, di ba? Very perfect. Talagang... Ay, gan! Shari! Ay, nakita mo yun.
So excited for you all. Nakakakaba, ma'am, sa totoo lang. Ay, hindi. Pumasok siya kasi nun sa ano, di ba? Nakita niya? Opo. Tama briefing. Na. Wag na lang sabihin. si Brenda, nasabi ko, tungka muna. Kasi nakaupo siya sa upuan ni Sir Rafi dapat sa loob. Tungka muna. Sabi ko sa kanya. Pero, okay lang. Pag Holy Week, usually si Sir, ayan, tumatawag pa din naman. Nagpa-follow up naman. Kasi yun yung mga time na malaga. Ah, true. Diba? Kaya, ayun, possible kapag Holy Week, natawag pa din si Sir Rafi. Well, which is okay lang naman. Paano nyo sineselebrate yung Holy Week noon compared sa ngayon? Kayo? Kung na, sa pagkakaalala ninyo? Kami po dati nagbibisita iglesia. Ayun nga, bisita iglesia pa pala. Pero nowadays po parang isang lugar na lang yung pinupuntahan namin. Pero ano pa rin, yung na hindi pa rin nakain ng karne, yung mga ganun. Oo, ayun, bawal kumain ng karne. Sige, try. Bawal kumain ng karne. Pero may iba talaga, hindi nila kaya. Oo. Fish tsaka fish gulay, ganun lang. Ano, mami? Sa amin, ganun din naman po. May nagbibisita iglesia kami nun. Pero hindi po ako consistent eh. Ilan ba dapat na mabisita mo? Seven? Seven po. Seven churches po. Na stations? Seven na stations. Tapos seven na churches. No, seven churches po. Tapos per church, two stations po yung parang babasahin. Ah, and then okay. Magpipray po. Paano? Di ba po 14 stations po? So, since 7 churches lang naman po, parang 2 stations per church yung babasahin po. Paano yung 2 stations? Kunyari po, sa first church, first and second station po, kasi may binabasa po kami. Tapos okay. Nagpre-pray na lang din po. Hindi ko pa kasi na-try magbisita iglesia. Masaya po. Try nyo po. Hindi ko pa na-try. Puro lakad yun, ma. Opo. Ay, wag na lang pala. Hindi. Hindi, pero depende naman po. Kasi yung iba po, meron isang church lang, tapos doon na nila tinatapos lahat ng 14 stations. Pero yung sa iba po kasi, halimbawa organized po ng church, nagsischedule po sila ng mga bibisitahin nilang simbahan. Iba-iba po. Depende sa gusto nila. Tapos hati-hatiin nila yung 14 na stations doon, kung ilan yung babasahin nila kada simbahan. Kailan ba dapat magbisita iglesia? Parang ano, ma'am, mga Friday. A week before ng Holy Week. Or yung iba during Holy Week po. So, pwede na kahit Monday, Tuesday, Wednesday. Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday. Yes po, ma'am. Kung ayaw niyo yung maraming kasabay. Ah, okay. Sige nga, matry ko nga. Hindi kaya ng time. Huwag kang pasya-pasya. Wala na tayo po. Tuesday, Wednesday. Baka i-try natin si Papa, sir, bukas or ano. Ano pa yung ginagawa natin madalas? Recently po kasi sa amin, merong barangay sa amin na meron pong perya. And last year lang po, nung Holy Week din, pinaperform po din yung mga nagsasanakolo, nagpepenitensya po. So minsan po, umaattend po kami, pinapanood po namin yun. Ah, penitensya? Opo, ma'am. Sabaka or po. Saan ba kuya yung may magandang... Bataan ba? Pampanga pala. Holy Monday. Pampanga pala. Ay, hindi dati kasi nag-guess natin yung pinapako mismo sa Cruz. Oo, nagpapapako talaga siya dito. At dahil dyan, gusto magpasalamat ni Shari sa Grand Adult Diaper. Grandparents are grand winners with Grand Adult Diaper from Mega Sapphire Genie Products Incorporated. Sige na, magsuot ka na ng diaper. Kailangan mo na. So, mayroon po tayong medium and large. Ayan. Yung mga babiyahe po nating mga senior ngayon pong Holy Week.
Malaking tulong po ito kung medyo tipid din po. Ayan, malaking tulong po ang Grand Adult Diaper. Saka gustong-gusto to ni Shari dahil nga may comfort zone. Yes! Mm-hmm. Kung may friend zone, meron pong comfort zone. Your fashionable seatbelt. Fasten your diaper. Hindi, meron nga. Basta yung mo. Kasi sabi mo, mukha akong fasten your seatbelt. Kasi nga, refastenable tape. Refasten your diaper. So, ang Grand Adult Diaper ay available po sa all leading supermarkets nationwide. At lahat po ng kanilang diapers ay may freebies per pump. So, okay. So, one. Yung hip size, meron ding 40 to 56. Ito sa akin to. Huwag kang feeling. 40 to 56. Large. Ayan, large. Medium and large lang eh. Ayan. So, ito po mga kapatid, unisex po ito. Ayan po, itry nyo na po ang Grand Adult Diapers na very smart din para po sa mga bumabiyahe ngayong Semana Santa. Ayan, yung kung meron po kayong kasamang mga lolo at lola, malaking tulong po ang Grand Adult Diapers and swak pa sa budget. Meron kaming naging guest before, yung nagpapapako talaga siya sa Cross. Oo. Ano bang pangalan nun? Nag-guess namin siya. And talagang ginagawa niya yun. Kasi parang sa lahat ng, of course, yung mga nagawa niyang mga kasalanan, yun yung nag-push sa kanya na magpapako sa krus. Yung isang cameraman natin, nagpapaano siya, papalo sa likod. Penitensya. Dati, sakit nun, no? Oo. Tinanong ko siya kasi na pinakita niya yung likod niya. Pinakita niya yung likod niya as in dami talaga sugat. Kuya, ano yung, di ba kuya, masakit yung unang palo? Sabi niya, hindi. Ang pinakamasakit daw yung papuputokin yung sugat. Ano ba yun, Kuya Ronnie? Nagpapaputokin yung hindi, sugat? Hindi, parang papuputokin yung laman mo. Bakit gaganon? Para lalong kumapit yung balat. Blade, ayun. Ay, hindi ganon. Parang kumapit yung balat mo. Hinihiwa ata mo. Hindi, parang may sinasabi siyang bubuksan yung bulaklak. Yung wounds mo. Para mas lalo siyang dumugo. Oh, yun. Aga ganunin. Para, ewan ko, ayun. So, sabi ko, kuya, anong nag-ano sa'yo? Siyempre, parang panata niya na talaga yun. Actually, binigyan niya nga ako ng ano eh. Kaya mahal na mahal ko si Kuya Ryan. Binigyan niya ako ng, nag-leave siya nun sa work. Yung cameraman namin, si Kuya Ryan. Nag-leave siya sa work na nung pista ng Nazareno. Tapos binigyan niya ako nakasiplak ng panyo na Nazareno. Oo. Actually, ano yun eh. Yun yung ibibigay ko sana kay auntie. Oo. Nung tayo na nasa ospital, ipapahawa ko sana kay auntie. Oo. Yung sa Nazareno. Kaya lang ano, hindi na naabot nung panyo. Yun yung panata niya palagi. Nag-ano siya ng Nazareno, tapos penitensya siya. Tapos dati kasi kami ng pamilya ko, sila daddy, napunta kami ng ano, Quezon or Laguna. Pero madalas dyan kami sa ano, Bataan. Pansol. May baybahay kami dati sa Bataan. Bataan? Hindi kasi taga dun si daddy. Taga-Bataan talaga ang daddy. Wala lang ako sinasabi. Hindi mo kailangan depensan sa'yo. May farm kasi kaya dati siya. Kaya nauhuli ni Papi. Ano ba? Ano ba nakita mo sa wildflower? Hindi ka na makatulog. Pag di ka na makatulog, sabihin mo na ako ano yung nakita mo sa wildflower. Pag hindi ka na makatulog, tsaka ako sasabihin. Hanggang nakakatulog ka pa, mukhang okay ka pa. Okay lang yan. Basta importante, hindi naman lalabas eh. Lagi mo tatandaan. Tatanungin muna kita bago ko ilabas. Ano munang nakita mo sa wildflower? Hindi masyado isipin. Ay, Diyos ko Lord. Ikaw naman. Meron din, ano, pumunta kami na may trust issues pa rin ba? Laguna. Tapos, natalsikan ng dugo. Hindi, family nga namin. Natalsikan ng dugo yung sasakyan namin. Oo. Ha? Kaganon mo talaga. Oo. Kasi lang sa may laman. Oo, may mga dugo. May mga dugo yung sasakyan namin nun. Pero sabi nila swerte daw. Pag na ano. Pero parang yung blessing. Oo, blessing. Tapos dati kasi, of course hindi rin mawawala dyan yung mga pabasa. Hindi na ata uso sa amin. Pero parang wala nang masyado nagpapabasa ngayon.
Dati kasi yung... bawat kanto sa amin may pabasa. Alam ko lang yung visita iglesia, yun medyo yun na lang yung traditional na pinapractice. Pero, kasi usually yung ang Holy Week sa atin, wala namang Holy. May Holy Week sa ibang bansa pero hindi kasi para hindi kasi celebrate. Like dito. Oo. Parang pag sa Italy, pag Holy Week nila, magmisa lang si Pope. As in, parang everyday ata. Mm-hmm. Yun lang. Na usually di niya ginagawa. Ginagawa niya lang every Sunday. Lalabas siya. Minsan lalabas siya, tapos kakaway lang. Mm-hmm. Oh, dito kasi sa dito atin... Dito kasi out of town. Ay, hindi. Dito very competitive ang mga ano eh. Yung mga nagpapabasa. Oo, palakasan na lang ng kalano ng speaker. Oo, pero hindi ko na... nararamdaman yung ilang pabasa. Though siguro may mga ilang certain... Hindi katulad dati, parang sa Marikina kasi per kanto talaga may pabasa eh. Pero may station kasi yan, di ba? Opo ata. Iba pa ba siya, ma'am, sa ginagawa sa Visita Iglesia? Iba pa yun. Iba pa yun. Tapos, naalala ko, actually si mommy pa din. Yung lola ko kasi, parang may times na nasa kanya yung Kuya Ronnie, kung tama ba? Kasi... yung mommy mo, di ba, kuya? Yung may times na nasa amin yung Mama Mary. Mm, anong tawag doon? Oh, yung poon. Nasa amin yung poon. Nasa bahay namin yung poon. Tapos, sa susunod naman, sa kapitbahay naman. Iniigot. So, yung lola ko, tas ganun. Tapos, dinadasalan. Oo. Tapos, dinadasalan ng nanay ko. Tapos, ako... Parang stations. Oo, parang ganun. Oo, tapos yung ako, minsan inaano ako ng mami ko na umupo ka dyan, mag-ano lang mag-pray. Tayo, mag-pray lang tayo, ganun. Parang may oras din, 3-6, ganun, dinadasalan namin yung poon. Tapos yung lola ko din gayon, na may poon na nilalagay sa amin. Tapos may, yung lola ko kasi very religious din, sumalangit nawa, pero... very religious siya. Tapos, kada mahal na araw, may station din sa bahay namin. Oo, ganun. Ngayon kasi, parang wala na kasi since wala na rin yung lola ko. So, parang sa bahay namin din sa Marikina, hindi na rin na... Hindi siya napapractice. Yun nga. Kasi sa amin din po, naalala ko nun, mga matatanda rin usually yung nagpapabasa. Tapos may mga tono pa yung pagbasa nila. Sinaguro. Tapos ang may tindihan mo lang yung pangalan. Oo. May ganun. Eh, ako hindi ako naiingayan naman sa ganun. Ang creepy nga eh. Pero minsan, salitan eh. Nakakatuwa lang, parang last time, sa Commonwealth, mga bata yung kumakanta talaga. Na yung nagpapabasa. Parang pinapalitan nila yung mga nanay nila. Ganun. Tapos, ilang oras ba kuya ang pabasa? 24? 24 hours, di ba, ang pabasa? Oo. Salitan po siya. Oh, bawal tumigil yun. Bawal tumigil yun. Kailangan tuloy-tuloy lang may pabasa. Nakakamiss yung ganun eh. Yun yung maingay sa kalsada mo, pero hindi siya literal na Black Rosary. Ano yan? Black Rosary Mary's Home Visitation. So, yun yung tawag pala doon sa... sa poon na nililipat-lipat. Ah, okay. Yun pala yun. Pero parang ganun, ang madalas, yung church mismo nag-o-organize. Oo. Pag part ng church yung kaanak family. Po. Kasi sa amin dati, nung nagsasakristan pa ako, iba't ibang bahay yung pinupuntahan namin. Tapos church yung nag-organize talaga. Wait lang, kaya paano ka napasok sa sakristan, pag sa sakristan? Ano rin po kasi yung mother ko, very religious. Ah, okay. Tapos? Ayun, parang in-enroll niya ako dun. Parang in-enroll niya ako dun sa... Tapos mag-alaon yun. Tapos anong ginagawa niya doon sa pagsasakristan? Parang ano lang po, inaasistehan si Father, gano'n. Okay. Opo, kung ano lang din mautos niya. Tapos parang may mga obligasyon din ba kayo sa church noon? Opo, kailangan at least isang serving tayo. Teka lang, kasi yung robas nandito sa tabi mo. sorry. Usapang simba. Tapos? Ayun po, serve po yung tawag. Mm-hmm. At least maka-isa kami sa isang linggo. Ah, okay. Madami kayo nun? Opo, marami-rami din po. Kasi
parang big church po yung malapit sa amin eh. Nasa parokya ka? Usually, wala po kasi ako pag Holy Week doon. Kasi po, nagbabakasyon. Ah, kasi nga nasa bakasyon. Napaka-religious mo sa part na yun. Ah, okay. Pero, gano'ng kakatagal nagsakristan? 5 years din po. Tagal. Hanggang bago ako mag-senior high school. Ah, okay. Ah, 5 years? Opo. Tagal din. So, kailangan meron din kayo dyan parang sinusunod na prayer or practices? Sa, may mga do's and don'ts? Pag po nandun sa, sa may simbahan mismo. Pero paglabas naman ako, hindi naman ako. Pag nakita ka ni Father, ewan ko na lang talaga. So, may mga practices naman kayo sa church At saka sa mga kasal, di ba, nandun din kayo, binyan? Opo, yun. Nagsaserve din po ako dun dati sa mga kasal. Usually, yung mga nanay kasi tsaka lola natin yung very active sa ganyan, very active sa church, ganun. Yung lola ko dati, very active talaga siya sa church. Yung mga kakosa niya. Kaamiga ng lola ko dati. O, yung mga kasister niya. O, sis, alika na dito, ganun. O, sabi ko, Nay, dati ako pa yung pumipili ng palda ng nanay. Nice. Oh, sabi ko, hindi maganda yung hindi maganda yung top mo. Tapos, dati nag-aaway sila ng lolo kasi very conservative. Very conservative talaga sila. So, ayaw ni lolo ng sobrang, alam mo yung sa kanya, maiksi na yung yung... Sa tuhod. Nagpastuhod pa pag ayaw ng lolo na nakikita yung halos Kaya very conservative dati. Pinapaano ka na, wala naman si tatay. Sige na yun, yung palda na yan yung gamitin mo. True. Oo, may mga ganun siya. Tapos, nire-ready niya yung maliban sa palda, yung hanggang dito yung lagpastuhod din yung may sinusot siya na parang shorts na manipis. Ang tawag doon? Yung silky. Hindi, very silky. Ayun. So, sinusot ng lola. Sabi niya, kasi church naman yung pupuntahan ko, anak. Hindi naman Tapos yung apo niya. Ay, hindi, Nay. Ganyan talaga. 2020. Oh, yes. Ganun. Kaya pag dati, ang ginagawa ko, kasi nag-shirts lang ako dati. Pag aalis ako ng bahay, naka-pants. Tapos nandun na sa loob ng bag ko yung shirts. Kasi nakatira ako sa lola ko. Very conservative ang lola. Tapos makikita mo, daming may mga Santo Niño, may mga puon dun sa bahay namin sa Marikina. Ayun. Very conservative talaga. Anyway, mga kapatid, maraming salamat. Chikahan lang talaga tayo. Pero ang ganda lang din kasi naalala din natin yung mga nakaraan na mga ginagawa noon. And yung mga kung paano na natin siya ginugunita ngayon. And yun nga, base sa mga Gen Z na nakausap natin is medyo nawawala na yung essence din, yung essence ng Holy Week, visita iglesia, medyo nagle-less na rin yung mga nagpapabasa. Diba? Yung mga visita iglesia, minsan ginagawa na lang for the content, ginagawa na lang dahil gusto ng magulang, pero hindi natin iisip kung ano yung mga true essence talaga ng Holy Week. Visita iglesia, penitensya. So, ingat po tayo lahat mga kapatid sa lahat po ng mga pauwi po ng kanilang mga probinsya. At again, sarado po ang aming Action Center sa TV5 and April 2 pa po ang bukas mga kapatid. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon. At ako naman si Maricel Tulfo Tungol. Siyempre, ang Robust at Robust Extreme Pore ay available sa all leading drugstores nationwide. At syempre, ang Fortune Pay, huwag po natin kalimutan i-download. Ayan. So, bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bartigulan.